can ask questions along the way as we discuss. Medyo mahaba po ang i-discuss natin ngayon, pero gusto ko munang magpakilala sa inyong lahat kasi marami nagtatanong sa akin through private message. Hindi nila ako kilala pa nung iba. I'd like to introduce myself. I'm Dan Basilio. I'm the Global Pacific Distribution Network pastry chef. I am their, anong tawag sa akin? Randy, anong tawag sa akin? Ha? Hindi, anong tawag sa akin sa Global Pacific? Ano na nga? I am the technical corporate chef of Global Pacific Distribution Network. No? I'm very bad at titles, no? Mahirap kasing tandaan ko ng mga titles ko na. Okay. Ako yung corporate chef po ng Global Pacific Distribution Network. Our office is located in Cebu. We also have an office in Ortigas. And we distribute all of these wonderful ingredients here. Probably you would already know some of this, or probably yung nagbe-bake at home at saka sa industriya, they would know our brands very well at this point. Katatapos lang yata nung demo nung isa naming kasamahan, no? Chef Ana Octaviano. Shoutout ko lang kay Chef Ana. So nandun siya sa Cebu ngayon, they're still in ECQ, but she is still doing work from home by doing demo sa bahay niya. No? So katatapos lang niya. Ako naman ngayon sa back-to-back ang Global Pacific. So yun, ano? Dan Basilio po, ang inyong lingkod. Ako po ay graduate ng, I have a diploma in baking and pastry arts. And then meron din po akong certificate in culinary arts. Meron po akong bachelor's degree in chemical engineering. I'm a licensed chemical engineer. Kasi ang dami pong nagtatanong sa aking credentials. So yan na yung aking mga credentials. Nagtrabaho din po ako sa iba-ibang industriya ng manufacturing because doon sa pagiging chemical engineer ko. Mga 17 years na work experience as a chemical engineer, and then pagkatapos noon nagpalit ako ng career and went into baking, and I would say I never have been more happier than being into the baking. Anyway, baking is an applied science. It's an applied chemistry. So madali lang siya or kasama pa rin siya sa line of work ko as a chemical engineer and as a chef as well. Okay. Marami po kasing nagtatanong or gustong matutunan sa pamamagitan ng ganitong klase ng mga demo, matutunan ng mga recipes, matutunan ng mga techniques at saka method ng paggawa ng mga tinapay at saka pastries and desserts. Pero I make it a point to give you more than the recipe kasi gusto kong matuto po kayo ng tamang pag mimix, tamang methods ng paggawa ng tinapay. Nasa tinapay pa lang po tayo ngayon. Pero I think there will come a time na magde-demo kami ulit for you ng cakes and pastries naman. So yon. For this day, ang ating topic, no? Ang ating topic, mga children, no? Mga students ko, our topic for today is different bread mixing methods and techniques. Okay. So actually ang methods and techniques na yan, normally mga ang kilala lang natin normally dito sa Pilipinas or sa Manila is straight dough method, no? So pag-usapan natin ang straight dough. Pag-usapan din natin yung kapatid niyang si sponge and dough method. Pag-usapan na rin natin yung kanyang cousin, no? Yung kanyang pinsan na si pot fermenté. Oh, yung mga French terms na yan, ano? Pot fermenté. So gagawa tayo siguro ng tatlong method, no? Tatlong method. Apat normally ang general methods ng bread mixing, pero meron pang mga iba na hindi masyadong ginagamit. So bali meron tayong straight dough method, sponge and dough method, pot fermenté or old dough technique, and number 4 will be your sourdough or naturally leavened breads. Medyo hindi natin kayang talakayin yung sourdough kasi medyo mahaba siya. So ililimit ko lang po yung sarili ko ngayon sa tatlong method, no? And then we are going to deal more into the straight dough method at saka yung sponge and dough method. We're also going to tackle and discuss kung ano yung advantages and disadvantages ng tatlong methods na ito. Of course, after that, gagawa tayo ng mga iba-ibang klase ng tinapay.
I am targeting three different bread products for today. No? So, tingnan natin kung magawa natin yung tatlo. So, simulan na natin. By the way, kailangan ko ng assistant because, syempre, kailangan may assistant, di ba? At ang isa lang naman ang assistant ko, ito, si Mr. Randy. Assistant ko yan matagal na. Hindi ko lang mapalitan eh, di ba? Hindi ko lang mapalitan kasi mahirap mag-train. Okay. So, I need a bowl, Randy. Siguro yung bowl na lang ng mixer. Okay. So, unang gagawin natin, guys, yung pinakamadali na gagawin natin will be our basic sweet dough. Again, basic sweet dough using the straight dough method. Using the straight dough method. As the name implies, straight dough method is just straight. Dire-diretso, no? Kumbaga, papunta ka sa EDSA mula sa... Sabihin dulo ng EDSA. Kalookan ba yun? Mula sa Monumento all the way to Makati. Dire-diretso lang. Straight, no? So, straight dough method. Wala nang liku-liko. So, straight dough lang siya. Madali lang siya. So, ang recipe natin na gagamitin ko rin siya sa expansion dough method. Kung may katanungan na at this point, you can ask questions and then my assistant Jem here is going to shout it out for me so I can hear her and answer you right away. Again, please, this is a Global Pacific demo, so please do not ask me kung pwede yung mga kalaban namin, no? Kasi hindi ko kayo sasagutin, okay? Ang mga gamit lang po namin, ang pwede kong sagutin, okay? Which is the products na in-endorse ng Global Pacific. Alright. Now, again, I would like to thank my company, Global Pacific, for giving me this opportunity to do a free demo to Bake Happy Manila. No? So in return, mas maganda siguro, in return, para naman mapanatili natin gawin itong ating pagtuturo sa online na ganito, siguro naman, paminsan-minsan, bumili kayo ng aming products, di ba? Para meron kaming sponsor. Yung sponsor namin maligayahan. They will be enough, no, para ipagpatuloy natin tong ganito, no? Kasi pag walang sponsor, hindi tayo makakagawa ng ganitong mga online free demos. Okay? So, may question na ba, Jem? Wala pa. So, gagawin natin yung ating tinatawag na straight dough method. Sa straight dough method, magandang, by the way, yung recipe pinost na in advance ni Chef Bam, no? Sa Bake Happy Manila page. No? Naka-post na yan, so you just read that. Or, I'm going to state as well kung ano yung gagamitin ko dito na ngayon. So, gagamitin po natin ngayon ay sa straight dough method. When you make straight dough method, kailangan paghiwalayin nyo yung basa. Yung basa sa tuyo. Okay? Paghiwalayin ang basa sa tuyo. Okay, so, ano yung mga basa? You have water. Water here is 100 grams of water. Mas maganda kung malamig yung tubig. Lagyan natin ng 100 grams of water. Lagyan natin ng 100 grams of milk. Ang milk na ginamit ko ay either Kona Prolay, pwede rin Arla, pwede rin yung aming Cremier de France na milk. Okay, any of the milk that we have ng Global Pacific can be used here. Pwede ring evaporated milk. We also have evaporated milk here, no? Bravo, by the name of Bravo, evaporated milk. You can also use that. So nilagay na natin dito. Again, let us review. What we have here is milk, water. Dalawa pa lang, no? Tapos lalagyan natin siya ngayon ng... Siyempre, ilagay na natin yung eggs. Yung ating eggs, large eggs, mga 100 grams of large eggs, ilalagay na natin siya doon. Tapos, it's always my practice na nilalagay ko na yung yeast, no? Para lang ma-melt siya. Ang ginamit kong yeast is Baker Dream. Hindi kailangan siyang i-bloom, no? Hindi kailangan i-activate kasi active na 'yan because it's instant dry yeast. Gusto ko lang malaman ay ma-melt siya or ma-dissolve siya dito para siguradong walang mga lumps of yeast later on.
All right. And then we put in the sugar. Ang sugar na nilagay natin is sugar 75 grams. Ito kahit hindi mo na haluin, ha? Kahit hindi mo na mix. So, minix ko lang yung eggs, milk and water, put in the sugar, put in the powdered milk for more milkiness, no? Tapos lalagyan natin siya ng flour. Lagyan ng flour. Tapos yung salt, ilalagay natin sa taas. Get ready with the butter. Okay. Now, di ba naituro ko yung autolyse last time? No? Last month yata yun. Pwede nyo rin gamitin yung autolyse kahit na direct or straight dough method siya. Okay? Straight dough method or direct method. You can use the autolyse step. Paano i-autolyse? Huwag nyo munang ilalagay yung yeast. No? I-hold nyo muna yung yeast. Ilagay nyo na yung lahat. Flour. Wag lang din yung salt. No? Ilalagay mo lang pag autolyse yung mga liquid. And the, yung mga liquid nga, no? Liquid. Eggs, milk, and water, and then the flour. Okay? Yung salt at saka yung yeast, mamaya nyo ilalagay. So, pwede pa rin siyang straight dough method kahit siya ay naka-autolyse step. Okay. Next, question. We have a question. Okay, anong powdered milk ang gamit? Ang ginamit ko is Arla. Arla Organic Powdered Full Cream Milk. Okay? I love this, no? So, it's very good. Full cream, mas maganda. You can also use naman your skim milk. Pwede din naman yun, no? Pero, mas gusto ko yung full cream because it has milkiness, no? Mas maano siya, mas malasa. Okay? Another question? So, yung ano na? Butter. Ano pong klaseng bread ang magagawa using straight dough method? Any kind of bread, no? Ang tanong niya, anong klase daw tinapay ang pwedeng gawin sa straight dough method? Halos lahat ng tinapay, pwede mong gamuin ang straight dough method. It's just a method, guys, no? Ang method, yan yung ano mo, sasakyan mo, no? That's your car going from one place to the next in terms of baking. Okay? Pero kaya mong pumunta sa iba't ibang lugar o iba-ibang tinapay kung gumagamit ka ng straight dough method. So, minimix na ngayon ni Randy. No? Ang pag-mimix, kailangan ay dahan-dahan hanggang sa ma-incorporate mo lahat ng mga dry flour or powder. After that, pagkatapos mo siyang ma-incorporate, lalagyan natin siya ng fat. No? Huwag nyo agad ilalagay ang fat. Kailangan nyo munang ma-form siya, meron na siyang gluten development, no? Ng konti, no? Bago nyo ilagay yung inyong butter. Ang ginagamit kong butter is this, no? Joya, Master Martini Joya Special Margarine. That is a very unique product, no? To Global Pacific. Lasa siyang butter, pero hindi siya refrigerated. It's a margarine, very affordable. So, ito yung secret ng mga malalaking bakery, no? Masyado siyang, it's very reasonably priced. Kung ipa-pricing mo siya, itatapat mo siya halimbawa sa mga 225 bars na margarine or butter, this will only cost around 35 pesos per 225 gram na bar. But it comes in a pail like this. 10 kilogram pail, so mas mura pa rin siyang lalabas. Okay? So ilalagay na natin ngayon yung ating butter. So pag straight dough method, the butter is always added last. Pwedeng kung walang butter, ang ginamit mo halimbawa ay oil, ilalagay mo din siya sa huli. Pagka margarine, sa huli din. Pag butter, sa huli din. Pag lard or shortening, sa huli din siya ilalagay. Okay, the salt is always added together with the flour. No? It's an old technique, guys, na nilalagay yung salt sa dulo. No? Hindi nilalagyan ng salt sa dulo kasi nasisira yung natural color and the flavor of the flour ay nawawala. Pag nilagay mo siya sa dulo. Alam mo bakit? Kasi nag-o-oxidize yung dough. Pag na-oxidize yung dough, yung mga subtle flavors ng flour at saka yung subtle colors
na nandun sa ating flour ay nawawala na. Nawawash out, nabibleach out because of the oxidation. Habang minimix, pumapasok yung hangin, yung oxygen, na-oxidize yung ano, yung dough. So mas maganda, if you put the salt sa umpisa pa lang para, because salt is an antioxidant, no? So kailangan ilagay mo siya agad. Lumang technique na yung sa dulo, no? Nauso yan nung nagmamadali, yung mga nagmamadaling mag-bake nung panahon ng giyera, World War II. Guys, tapos na yon. Ano na ngayon? Ano, millennium na. So, mas magandang ilagay yung asin sa umpisa pa lang. Question, yes. Gaano kadami yung yeast? As the recipe dictates na nakalagay dyan, the yeast is 8 grams. 8 grams lang siya. Guys, no? Another question? Hindi po ba mamatay yung yeast sa cold liquid? Ay, hindi. Actually, lumang pananaw na rin, no? Na kailangan mong ilagay sa mainit na, or warm liquid yung yeast. Only if you're using instant yeast na pwede mong ilagay ng direct. Okay? Pag gumagamit ka ng active dry, kailangan mong ilagay sa medyo warm. No? Medyo warm na ibubloom mo kasi muna, no? Yung active dry yeast. Chef, paano kung hindi instant yeast ang gamit ko? Dry yeast na need pa i-bloom? O, di ganun din ang gagawin mo. Kung ang ginagamit niya is active dry yeast, you need to bloom it first. Okay, bloom it in a little bit of milk or a little bit of lukewarm water, a little bit of sugar. Pag bumula, gamitin. Pag hindi bumula, try again. Kaya nga ayaw kong gumagamit ng active dry. Sometimes it's not always active. At saka guys, yung active dry yeast, naglalabas siya ng maasim na tinapay. Mas maganda yung instant. Okay, hindi masyadong yeasty ang kalalabasan. Okay, next. How long to beat? Ah, it depends on your mixers, no? It depends on your mixer. Ang tinitingnan mo dyan is not the time, but the development of your gluten. Pag pumasa na siya sa window pane test, you're finished with it. Okay? How are we doing, Randy? Test mo muna. So if you test it, guys, so kukuha ka ng konti, huwag yung pwersahin, di ba? So, pagka hindi pa siya nasi-stretch masyado at napupunit pa siya like this one, pwede pa yang i-mix. And also, take note of the temperature of the dough. The dough should not exceed mga 28 degrees Celsius. Kaya nga dapat, it's very, very important that you start with very cold milk and very cold water. Lalo na dito sa Pilipinas, napakainit ng panahon. May nalaglag. Okay. So pag mainit ang panahon, gumamit talaga kayo ng cold milk at saka cold water. Para pag natapos yung mixing mo, walang lagnat yung dough. Ano? Kasi pag may lagnat yung dough, hindi maglalabas siya ng masarap na tinapay. Magiging yeasty, umaasim. Okay? So yun ang straight dough method. Napakadali lang. Straight dough method. Okay? Another question? How long po ang mixing and kitchen aid? Again, it depends. Kasi pag kitchen aid, kahit na pare-pare yung kitchen aid, yan depende yan sa paggamit mo, no? So, huwag kang umasa or huwag kang magdepende sa speed. I mean, pag sinabi ko kasi sa yung speed force sa akin, pwedeng hindi speed force sa inyo. Kasi minsan maluwag na yung granahe ng kitchen aid. You depend on the texture of the dough. Dapat makikita nyo na nade-develop na yung gluten. Okay? How long it will take? It depends on your mixer and in your type of flour na ginamit ninyo. Anong klase ng flour? Again, the right test is the window pane test. It's not the number of hours, the number of minutes, and the speed of the mixer. It really doesn't matter. What matters is it should pass the window pane test. Pag na-pass na yung window pane test, that is the ultimate test that your gluten is already fully developed. Ganon. Okay. Okay na yan. So, nakuha na niya yung window pane test. That is around mga 8 minutes lang. The next step is to round it out into a ball and then ilagay mo sa isang mixing bowl o isang lalagyan na may konting butter, no? Or oil doon para hindi mag-dry out yung ating tinatawag na dough. Okay. Meron pa bang katanungan? Next, yes? Chef, what
bang kamay lang, pareho lang effect? Pag walang mix again, I have already teach you. Nagturo na ako sa inyo ng autolyse step. You can utilize the autolyse step kung wala kayong mga mixer. Okay, so ilalagay niya dito, guys. Iki-cling wrap natin. At dahil mainit dito, ito try ko siyang i-chill because medyo may sinat na yung aking dough. Tatanggalin ko lang yung init ng dough. Ilalagay ko muna siya sandali sa chiller para masarap na masarap yung tinapay ko later on. Another question? I-ready mo na yung ating sponge and dough. Pwede po bang i-substitute vegetable oil sa butter? Yes, you can substitute vegetable oil sa butter. Again, ang magdidikta dyan yung budget mo. If you have a low budget and then you're planning to sell your breads at a lower price, pwede namang shortening or vegetable oil ang gamitin. But of course, iba yung lasa pag butter. No? Iba yung lasa pag butter. Ano sa inyo na yun? No? Same amount lang ang gagamitin nyo. Okay? Now, so ang gagawin natin next step doon is already the fermentation stage. That's what we call the fermentation stage. No? Yung iba, tinatawag proofing yan kaya nagkakalito-lito tayo. No? Hindi pa yan proofing. Ang tawag dyan, fermentation, bulk fermentation. Na isang bulto pa siya kaya bulk. Bulk fermentation. Okay? So, mag-undergo yun ang bulk fermentation. That will be around 45 minutes to 1 hour, or hanggang mag-double siya in size. Ganun lang yun, no? Laging ganun. Mag-double in size or 45 minutes to 1 hour. Okay. Another question daw. Chef, anong flour po gamit? I'm using a brand from Philippine Foremost, no? Philippine Foremost, you can buy your flour kay Philippine Foremost. Montana ba yun? Montana, no? Montana yung ginagamit ko. Pero you can also use other flour, whatever is available in your area. But make sure you're using the right type of flour. We're using all-purpose flour now, no? All-purpose. Yes. Chef, saan nakakabili ng ganyang margarine? Ganitong margarine, Master Martini Joya. No? Pinagmamalaki namin yan sa Global Pacific. You can buy that from, we have you're in luck because ikaw ay sinuswerte kasi meron kaming tinatawag na Joya Brioche Bundle, no? Kasi nag-demo ko last week, no, nung aming brioche bun, meron kaming brioche dinemo last week, so available pa yan sa contactless home delivery ng Global Pacific. You tune in to the Global Pacific Facebook page and then nandun yung contact details and paano umorder. Okay, madali lang yan, okay? So, libre na ba yun, no? Libre na, no? Yung ating delivery. No? Free delivery. There's a minimum delivery. Ano? Minimum amount. No? May minimum amount or minimum purchase of 3,000 pesos. Napakaliit lang yun, okay? Now, itong Joya, 10 kilogram pail yan. Yung bundle is only 1,900, di ba? Meron pa siyang kasamang iba. Na pag sinasabing Joya Bundle, Joya Brioche Bundle, meron kang Joya, 10 kilogram Joya, meron kang chocolate blend, 1 kilo like this, at saka meron kang DLA La Fruta, 50%. Magkano lang? Wala pang 2,000 yun, di ba? So magdadagdag ka palang konti para maging 3,000 siya. But you get a 10 kilo pail of Master Joya, non-refrigerated, special margarine from Italy. My God. Swerte na tayo ngayon, guys. Kasi ngayon, halos sarado yung mga malalaking bakery. So, focus namin ngayon yung mga home bakers. Kasi nakikita namin yung industriya ng home baking is growing. So, yung ating mga kasamahan na dating ano pa lang nagbe-bake-bake lang sa bahay ngayon, malalaki na yung kanilang mga pangarap, di ba? Sana hindi lang puro pangarap. Pero nakikita ko naman ano, na dumadami yung sales nila. So kaya kami taga Global Pacific, we're bringing you world-class ingredients to your home, no? So kasi dati hindi namin binebenta yan sa retail. Binebenta namin wholesale. Ngayon you can buy it now. Mura pa rin lang naman siya. Wala pang 1,000 ano yan, 1,500 isang pail na 10 kilogram. Okay, mura lang siya. At magagamit mo na siya sa lahat ng yema cake, chiffon cake, at saka lahat ng breads. Okay, question. Baka hindi tayo matapos. Please. Ano pong difference ng flesh of butler sa Joya? Yung butler is a combination, butler flesh shard, no?
from Flechard. It's a French butter blend, no? May kasama siyang butter kaya medyo mas mahal ng konti si Butler kasi may kasama siyang butter. Okay? Tapos refrigerated siya. Kailangan mo siyang i-ref. Si Joya, room temperature lang, hindi kailangan i-ref. So maganda 'yan sa mga malalaking bakery or kahit sa inyong mga home bakers kasi nga hindi naman kalakihan yung ating mga chiller, mga refrigerator, sa akin nga maliit lang, no? So pwede siya ng room temperature. Ano the bowl, Randy? So move in muna tayo, no? So tapos na ako dun sa ating tinatawag na straight dough method. Gawin naman natin ngayon yung same recipe now using the sponge and dough technique. Okay, napakadali lang to. Ang paggawa naman ng sponge and dough, ihiwalay mo lang, no? Maghihiwalay ka ng konti o kalahati ng ingredients mo dun sa straight dough. Hahatiin mo yung all-purpose flour, ilalagay mo lahat yung tubig, at saka yung milk, at saka yung yeast, kalahati ng yeast, at saka ng konting asukal para dun sa sponge. Okay, tapos, yung the rest of the ingredients, ihahalo natin mamaya dun sa final dough. Kaya nga siya sponge and dough. Two parts yung kanyang steps. Okay, gagawin muna natin ngayon yung sponge and dough. Pagawa ng sponge, ilagay yung liquid. At this point, we have milk and water. 100 to brandy. So lahat ng tubig ilagay ko na dito sa sponge. At saka yung lahat ng milk, 100 grams of milk, 100 grams of water. Tapos lalagyan natin konting sugar muna. 25 grams of sugar lang muna dito. Okay. Remember guys, ang recipe na to ay hindi iba dun sa straight dough. Ibalik mo agad dito pag natapos ka na, girl, no? Okay. So, yung mix lang natin, siguro doing, nakamix yung ating sugar. So, lalagay na natin yung ating Baker Dream Instant Yeast. Siyempre, kailangan daw ako mag-sales talk, magagalit ang bus ko, eh, no? Baker Dream. Okay? Favorite ko to. Kasi nga, hindi siya namamatay kahit mahaba yung aking proofing. Okay? Kahit ilang oras, hindi pumaplakda yan, ano? Nakagamit na akong iba. Meron yung iba. Pag sa proofing, dumadapa na, no? Okay, you mix it all together like that. Oh. Review. Anong nakalagay dito? Hoy, nako. Ilabas ang papel at lapis. Ang inilagay natin dito, 100 grams of milk, 100 grams of water, 25 grams of sugar, at saka konting yeast. Ang yeast na nilagay ko dyan ay 4 grams lang. Tapos ilalagay na natin yung ating flour, kalahati ng all-purpose flour. Tapos tawagin mo yung inyong, yung ating assistant para magsasalita ako habang siya'y humahalo. So haluin niya yon, okay? So ano ba ang advantage ng paggawa ng sponge and dough? Bakit kailangan yung sponge and dough ang gagawin mo? Okay. May mga ingredients o may mga recipe na kailangan mong sponge and dough para hindi bumagal ang iyong fermentation at saka yung iyong proofing para hindi maglasang masyadong maasim yung inyong tinapay. Example po ng mga recipes na kailangan o magandang gamitan ng sponge and dough method, yung matataas yung asukal, yung matataas yung fat. Example of those, ensaimada, brioche recipes, yung pandileche, no? Pan ole, yung mga ganyan, no? Very high, rich dose, very high in fat and sugar, this technique will definitely be advantageous. Ang ginagawa mo, you're putting in a little amount of the yeast, no? Na tumubo na in advance. Pauunahin mo na siya, may partida siyang 1 hour, di ba? Before you put in the rest of the ingredients together with a very large amount of fat and sugar. Kasi pag ginawa mo straight dough method, masyado nang mabigat yung inyong dough. Parang yung yeast pinakain mo sa buffet 101, tapos nilipat mo pa siya sa Vikings. Sa tingin mo, makakakain pa siya pagdating dun sa Vikings? Hindi na, empatso na yun, di ba? So, kailangan mo muna silang i-condition. I-condition mo yung yeast with a little bit of food muna. Kaya 25 grams muna nilagay ko na asukal, di ba? Tapos mamaya,
Dahil marami nang nakondisyon mo na siya, di ba? Dumami na yung ating yeast dito kasi manganganak yan. No? Magkakaroon ng spores kasi yeast are spore-forming microorganism. They produce spores. No? So pagka pinauna mo na siya, alsa na yan, dadami na siya. No? Either through spore formation or through budding. I don't know about the yeast. No? Kung ano ginagawa nilang sexual activity. So, dadami yan. No? So, pagka nilagyan mo na ngayon ng matataas na fat, matataas na sugar, dun sa susunod na recipe, hindi ka na masyadong mahihirapan magpaalsa kasi dumami na siya eh, di ba? Dumami na yung yeast. At the same time, pwede mong bawasan yung yeast dun sa final dough. Kasi may yeast pa naman sa final dough, di ba? Lalagyan pa rin natin ang yeast dun sa final dough, which is, ang ginawa ko dito, kalahati. Kalahati ng yeast nilagay ko doon sa taas, doon sa sponge, yung kalahati nilagay ko doon sa final dough. Ang magiging role ng yeast na nilagay ko dito sa sponge is for it to develop flavor. Ma-develop yung flavor dahil pinauna mo siyang mag-ferment at saka para bumilis ang pag-proofing niya, hindi pumlakda mamaya dahil lalagyan ko siya ng sandamakmak na fats. Okay, mabigat yung fats. Minsan hindi nila nadadigest yung fats. So, kailangan mo muna siyang dahan-dahaning pakainin. Okay? So, this is your sponge. It would resemble something like this. Yung ibang sponge, mas matubig pa dito. No? Mas matubig. Pag ang sponge mo, 100% yung liquid niya compared to the flour na ginamit mo. Halimbawa, gumamit ka ng 250 flour dito, di ba? Tapos naglagay ka ng 250 na liquid. No? Ang tawag doon, polish. Okay? 100% hydration for a sponge, that is called polish. Okay? So, normally ang polish ginagamit sa mga French baguette, and then the polish will provide the flavor in the French baguette, as well as it will provide bigger holes dun sa iyong mga French baguette. Kaya mas malalaki yung butas niya. Magandang yun ang ano kasi. Yun kasi yung magandang tenet ng French baguette, no? Pero kung gagawa ka naman ng ensaymada, ganun din ang gagawin mo, no? So yung ensaymada ng mga lola ko nung nakaraan, no? Kumagamit sila ng levadura. Ito yung levadura nila. Maggagawa sila ng sponge, yung iba pinapatagal nila ng 12 hours, pero tayo, we can only, pwede namang 1 hour lang. 1 hour sponge is good enough already. Especially at this temperature na medyo may kainitan. Okay? So, meron na kami nagawa ng sponge. Ito yung sponge na ginawa namin an hour ago. So, it's already very spongy, very much alive. Tapos, kung aamuin mo siya, meron siyang konting acidity, no? Hindi naman sobra, pero meron siyang acidity. So, ilalagay na natin siya ngayon dito sa mixer. At ilalagay na natin the rest of the ingredients except for the butter or the fat. Pag natapos mo itong sponge and dough, yung sponge, pag natapos mo na yung sponge, it will now proceed to being straight, no? Magiging straight dough method na siya ngayon. Okay? Madali na siya. So, ilalagay na natin dito ngayon. Can you see me from there? Na, rat girl? So, ilalagay natin yung sponge. Unahin natin ilagay yung sponge. Ayan ang sponge. So, dapat medyo bouncy yung sponge nyo. No? Kung mas maraming tubig yung sponge nyo, mas magiging mabulayan. It will become very much bubbly and alive. No? Tapos, ilalagay na natin yung ating 2 eggs. And then, the sugar na yung kakulangan ng sugar, this is the balance of the sugar. Lalagyan din natin yung balance ng yeast. Now at this point, pwede kayong magbawas ng yeast dito. So makakatipid kayo pag sponge and dough method sa yeast, no? So hindi ko na binawasan kasi kasi gusto kong makita nyo na yung parehong recipe, pwede siyang gawing straight dough, pwede rin siyang gawing sponge and dough method. Okay. So at the same time, you're learning the recipe and you're learning methods on bread mixing, no? Technology. Ay, may nagtanong dito. Kasama ka ba sa pagtatanong? Okay. Anong question mo?
Pwede, pag po nagbawas ng yeast, pwede po siyang i-overnight. Oh, pag daw nagbawas ng yeast dun sa sponge, pwede daw bang i-overnight yung sponge? Yes, you may. No? Ang gagawin mo dun, gawin mo lang mga 1%, 0.5 to 1% lang yung yeast na ilalagay mo sa sponge mo. And then you mix it very well, cover it in a bowl, cover it with plastic, and chill it overnight. That will create a very much nice flavor later on. Okay? Question. Sa last day mo daw, chef, last day yung salt, ano daw susundin nila? Last yung salt. Ay, hindi. Anong last day mo ko last yung salt? I never put my salt last. No? Ay, dun sa autolyse method, the salt is added at the end. Ah, because it's autolyse. Diba? Dito, pag ginamit mo yung autolyse method, hindi ka pa naman nagmi-mix kasi pag autolyse, 'di ba? Hindi ka pa nagmi-mix ng mabilis, no? Or sa mixer, wag mo nang ano. So, pwede mo pang ilagay yung salt mo doon sa dulo kasi hindi mo naman minix yung mix yung dough mo sa mixer. Ang pinapangalagaan natin lang ay wag mag-oxidize yung dough. Hindi 'yun mag-oxidize sa autolyse kasi hindi mo pa naman hinahalo. Konting pagpag lang 'yun, 'di ba? Slap and fold. Konti lang yun. Hindi yun mag-oxidize. If you're using autolyse, again, you put the salt after the autolyse method. Okay? Pagka straight dough method, isama nyo na siya doon sa recipe sa simula pa lang. Okay? Ang pinapangalagaan natin doon is yung over-oxidation. During the autolyse, you're not going to mix it, lalo na kung wala kang mixer. Diba? I-mix mo naman yun by hand. So, hindi yun mag-over-oxidize kasi hindi ka naman makina. Mabagal ka naman mag-mix. So, hindi na pumapasok yung oxygen. Okay. So, pero itong sponge and dough tsaka straight dough, pwede mong gamitan ng autolyse. Ibig sabihin, pagpahingahin mo lang ng konti yung flour together with the water and milk. Wala pang yeast, wala pang salt. Pagkatapos mong i-mix at naging incorporate na yung liquid, i-rest mo lang for 15 minutes. Pwede na actually for this. Now, 15 minutes. After 15 minutes, you mix together with your salt and your yeast and then huli pa rin yung butter. Okay? Pag mixer ang ginagamit nyo kasi, very critical yan na huwag sanang mag-over-oxidize. Okay? Lalo na yung mga Asian bread kasi. Asian bread, 30 minutes ang mixing eh. Sobrang puti. Ang lalabas nun, ang puti-puti ng tinapay, wala ng karakter. Masyadong maputi. Not unless yun ang gusto nyo mangyari. So, pag gagamitin nyo siya for, let's say, siopaw. Kasi siopaw mo, gusto mo maputing-maputi, di ba? So, what you do is you mix it very well. Tapos yung salt, ilagay mo sa dulo. Again, knowing this facts, na ang paglalagay ng asin, nakakaputi ng dough. Kasi nawawala yung natural color ng flour. E di lagay mo sa dulo. Kung alam mo yung tinapay na gusto mo, ay maputing tinapay. Pero kung gusto mong tinapay is normal, organic, ilagay mo agad yung asin para ma-prevent mo yung oxidation. Now, dahil alam mo yung kaalaman na iyan, you use the knowledge to your advantage. No? There's no one step na mali or tama. Depende sa product na gusto mong gawin. Pero dahil matalino kang baker, at gusto mo yung product, yung qualities ng product na gusto mong gawin, then you can already outline or plan ahead your method. Hindi lahat ng method applicable sa lahat. Depende yan sa product na gusto mong gawin. Kung maputing tinapay ang gusto mo, then you overmix it. Pwede mo pang lagyan ng soya flour so that it will become really, really, really white. No? And then you hold yung salt, ilagay mo sa dulo para na-oxidize na yung flour. No? Okay? Pwedeng ganon. Pero ang tinuturo ko kasi ngayon, hindi naman siopaw. Tinuturo ko ngayon is yung method. Straight dough at saka yung sponge and dough method. Okay. Go! Next question! Chef, kapag mataas po ba ang butter or fat content at mataas ang yeast, kailangan ba mas mataas ang amount ng yeast? Yes, correct. Pag tinaasan mo yung sugar, limbawa, category kasi ng sweet dough is anything that is 10% and above yung sugar. Pag 10% and above yung sugar, that is already considered a sweet dough or a rich dough, mayaman na dough. Pagka mahirap yung dough,
konti lang yung pambili niya ng asukal, konti lang sugar, walang milk, walang ano, walang fats masyado, no? So yun yung pag rich yung dough mo, kailangan niya ng mas maraming yeast kasi mabigat na yung dough. Hindi kaya ang iangat or 11 ng konting yeast kasi nga ang dami niyang mga nutrisyon, no? Sobrang dami niyang mabigat na fat, meron pa siyang milk, yung milk may fat din, no? So ganun ang gagawin mo. Okay? Dadagdagan mo yung yeast. Okay? Another question, Chef, regarding window paint test. Sa lahat po ba ng klase ng dough, is it necessary to do the window paint test? It's necessary if it requires to be like that, no? May mga ano lang, may mga what do you call that? Pag hindi itatapat sa rules. Exception. There's always an exception to the rule. Especially kung may gagawin ka pang additional step, like if you make a croissant, you make danishes na kailangan mo munang i-roll, no? I-laminate mo yung dough. So kailangan hindi muna siya papasa sa gluten or the window paint test, no? Kasi nga pag masyadong fully developed na yung gluten tapos i-laminate mo pa siya, mahihirapan kang mag-roll. Okay? So, kailangan mga 80% or 70 to 80% gluten development lang kung gumagawa ka ng croissant at saka danishes or anything that will be rolled out still. Kasi, iro-roll out mo pa yon. Pag nag-roll out ka nun, nade-develop mo pa yung gluten. Okay? So, by the time you finish your lamination at saka yung pag-roll out mo, fully developed na yung gluten. Okay? So, kailangan isipin mo pa rin, ano bang product ang ginagawa ko? Okay? It always brings you to that question. What product am I going to do? So, yun ang magdidikta kung anong process ang gagawin mo. Okay, kung anong method ang gagamitin mo. What happens to the bread if it does not pass the window paint test? Oh, anong mangyayari daw sa tinapay pag hindi pumasa sa window paint test? Ibig sabihin nun ay kulang pa yung gluten development, so mababa yung volume, no? Kasi hindi pa nade-develop yung gluten, hindi niya makip lahat yung gases na napoproduce ng yeast. The yeast will produce actually carbon dioxide and alcohol inside. When it gets to eat, kakain na yan ng sugars, magpoproduce na yan ng carbon dioxide. Now, kung ang gluten mo ay mahina at butas-butas, no? Punit-punit, lalabas yung carbon dioxide, hindi masyadong lalaki yung tinapay. So, yung mga bubbles mo sa loob, maliliit, so you produce a very dense bread. Okay? Ganon. At saka hindi makinis. Magiging bukol-bukol. Question? Yung Joya butter, need ba i-refrigerate kasi tubig yung tub para ipasok sa ref? No. This is a non-refrigerated special margarine. Non-refrigerated, hindi na kailangan i-chill. No? Huwag nyo lang ilalagay sa may basketball court kasi mainit sa may basketball court. Diba? Alright? Another question. Ayan, yan ang gusto kong i-correct, no? Gusto kong i-correct. This is a very good way, actually, to tell you what is going on in the provinces when, and in, even in Manila, when they make bread, they always are in a hurry. Gusto nila mainit agad para umalsa siya sa agad. Remember, pag sumobrang alsa ng tinapay, ang bilis umalsa, mabilis siyang mag-produce ng carbon dioxide at saka alcohol. Okay? Gumagawa tayo ng tinapay, ladies and gentlemen, we're not trying to make a beer. We're not trying to make wine. Okay? So, gusto natin lang, mas masarap yung tinapay, ilagay mo siya sa chiller para hindi masyadong mabilis ang fermentation. Okay? Pag mabilis ang fermentation, it will produce also those off flavor and off smell. Yung smell ng yeasty beer, minsan amoy beer, you don't like that in your bread. So by ensuring that during the fermentation process, you keep it at the right temperature, chilled, preferably 28 degrees Celsius maximum, and that is inside the chiller. Kung meron kang air condition room, well and good. Ilagay mo na lang sa room temperature mo na nasa chiller, ay nasa air condition room. Okay lang 'yon. Pero pag mainit ang inyong lugar, kasi wala kang kisame, okay? So mainit, ang bilis niyang mag-asim. And then pag maasim yung tinapay nyo, hindi yun masyadong mabibenta. At saka hindi tatagal sa shelves, okay?
dapat kasi lagi ang inyong dough nasa 28 degrees Celsius maximum. Huwag niyong painitin. I hope you're learning paano ginagawa yung straight dough at saka yung sponge and dough. Okay? Is your butter ba unsalted po o salted? What is salted? Are you going to omit the salt po ba, chef? Okay, as much as possible. During my baking kami, ang ginagamit ko unsalted, no? Ang ginamit ko ngayon is margarine. This is the only room temperature margarine, no? Unrefrigerated margarine na unsalted. Okay, so it's unsalted margarine. Almost all of the margarines in the market are salted. Okay, if I'm using butter, I'm using unsalted butter. Now, kung walang-wala talaga akong makitang unsalted, ibabawas ko yung asin na nandoon sa butter. Normally, ang butter is at 1.5% salt, no? Ganun yung level ng salt niya. So, kukompute ko yon. So, tapos isusubtract ko dun sa weight ng salt sa recipe. Ganun lang. Okay? Ako minsan, di ko na kuno-compute. Babawasan ko na lang konti yung asin. Okay? Tansya-tansya lang kasi wala akong time mag-compute. Okay? Another... For cinnamon rolls po, ano pong magandang method? For cinnamon rolls, depende sa recipe mo, no? If your recipe for cinnamon roll is very soft, like almost like a brioche, no? Mas maganda yung sponge and dough method. Now, kung ang cinnamon roll recipe mo, yung dough is like sweet dough lang, no? Konti lang yung fat, konti lang masyado yung sugar, then you use a straight dough method. Okay, depende yan pa rin sa recipe ng gagamitin mo. If you think that your recipe is very rich dough, you do a sponge and dough method. Question? Ano reason po pag ang bread ay kumukulubot? Maraming reason pag ang bread ay kumukulubot. Kulang sa Botox ang isa doon, no? Kulang ka sa, ano, sa facial, parang gano'n. No, to make it, ano, no? napaka, ano kasi ng mga question nila, no? Napaka serious, di ba? Okay. So, it depends sa recipe mo, guys. Kumukulubot yan kasi ibig sabihin may imbalance. Either kulang ka sa protein content ng inyong flour or minsan undercooked. O kaya minsan sobrang proofing. Minsan pag na-overproof, kulubot na yan talaga kahit anong gawin mo. Diba? So again, you take into consider yung recipe mo and yung proofing method mo, baka naman na-overproof ka. Another reason is pagkagaling mo sa oven, minsan tinatapat mo sa electric fan, kuminsan kumukulubot sila. Or minsan tinatakpan agad, nalagay sa box, kukulubot talaga yon kasi merong condensation ng moisture. Okay. O, kumusta ka na dyan, kuya? Nilagay mo na yung butter, no? Again, when you do the sponge and dough or even the straight dough method, the butter or the fat is always added last. Ganon. Ganon lang, no? Napakadali lang naman ang ano, no? Pag gumawa kayo ng sponge and dough tsaka straight dough, tandaan nyo lang yung mga steps. May question daw ulit. Okay. Pag hindi maisalang lahat at hindi at kulang yung kamay mo na iporma, huwag mo munang ilabas lahat yung dough. Ilagay mo yung the rest of the dough in the chiller. Because inside the chiller, you're controlling the fermentation. Malamig pa siya. Hindi masyadong aalsa yan sa chiller. Ang paniwala kasi ng mga tao, pag nilagay sa chiller, hindi na aalsa. My God. No? Actually, kahit na nasa chiller yan, kahit na nasa freezer yan, umaalsa pa yan. Okay? So, umaalsa siya even in the chiller. So, pero, hindi siya kasing alsado ng pag nasa room temperature lang siya. So, para gamitin mo yung knowledge mo na yan, no? Kasi kung maraming ginawa mong dough, ang dami mong dough, hindi mo naman agad yan mapoporma. Nakatenga lang sa workstation mo. Ay, ang init ng station mo dahil stainless steel. No? Nag-aabsorb ng init yung stainless steel. So, aalsa yan. Umaalsa ang asim-asim na niya. Naaamoy na yung ano mo, yung dough mo from 1 mile away. Ay, ang asim, di ba? Okay, wait. And then, what we do is you put the rest of the dough in the chiller. Pag kailangan mo na siya, kunin mo siya, malamig pa siya, no? At hindi siya maasim. Another question before we move on to the next step of our program. Next. Sa sponge dough po, ilang hours ang ideal proofing, minimum and maximum time? Again, the proofing again, no? Sa sponge dough method,
Kandis na, hinaan mo. Suspension dough method, yung proofing again, when I talk about proofing, ha, yung proofing is yung nakaporma na yung tinapay, ha, na nasa ano na, lalagyan, or nasa tray na siya, na nakaporma na. Yun ang tinatawag na proofing. Yung isa, bulk fermentation, ay isang buo pa lang siya, isang buong dough, tapos pinapaalsa mo. Okay? If you're talking about the proofing, kung gaano siya katagal, depende yan sa temperature ng iyong paligid, ng iyong environment. Okay, the hotter your environment, the more fast your proofing will be. Again, ang ano dyan, if it doubles in size, yung mga tinapay na nakaporma na, nag-double na siya in size, then it's ready to go in the oven. Or you can do your finger test, no? Pero pag ang dami-dami mo nang ginagawa, hindi ka na mag-finger test. Mas mabilis ang mata eh, di ba? Pag nakita mo, uy, ang lalaki na, mapipintog na, eh bake mo na. Okay, ganun lang yan, ano? So, that's the way to deal with a lot of, kasi nalalaman ko yung problema nyo, ang dami nyo yung order, di ba? Tapos mag-isa ka lang gagawa, nauuna pang umalsa, umaalsa na yung mga tinapay mo, nandun ka pa lang sa first step. Okay, so ilagay mo muna sa chiller, para hindi ka masyadong maabutan. Another question? So, gawin muna natin yung... Ah, yung autolyse method, pwede mong i-add yung egg dun sa simula pa lang kasama nung liquid mo na tubig or milk. Kasi papadagdag din yun ng moisture sa simula. No? Okay, so nakikita to, no? Nakikita? Hindi. Ay, ibumbu yan. So gagawa tayo ngayon ng palaman natin mamaya. No? Gagawa kasi tayo ng iba-ibang tinapay ngayon. One of the breads na gagawin natin ay yung ating chocolate bacamo bread. Explain ko sa inyo bakit chocolate bacamo ang pangalan niya, no? Siyempre, gagawa muna tayo ng ganache. Gusto kong i-demo itong paggawa ng ganache kasi marami din nagtatanong, paano paggawa ng ganache? Kasi lahat yung pinapakita nila sa Bake Happy Manila, may mga problema silang nag-split yung kanilang, ano, nag-split yung kanilang ganache. Ganito lang ang paggawa ng ganache na madali. Okay? If you're using a 1:1 ratio of cream and chocolate, sometimes, pag hindi ko i-melt yung chocolate ko muna sa double boiler, minsan kulang yung init ng cream, no, to melt all of the chocolate. So the best way really is to melt your chocolate first on a double boiler like this or bain-marie method. Never over or wag direct heat, no? Wag niyong i-melt yung chocolate niyo nang direct heat because it will scorch. Masusunog yan, and then no matter how good the quality of your chocolate, it will still gonna taste burnt. Sayang yung chocolate niyo. By the way, we're using Beryl's chocolate for this. Beryl's chocolate. No? This is compound chocolate lang. Sa Pilipinas kasi ang uso talaga ano no? Compound chocolate. This is compound chocolate. Dark chocolate compound from Beryl's. Okay, yan ang ginagamit ko dito. Kailangan naka-melt siya. Lalo pag ang dami-dami mong ginagawang ganache. No, huwag niyong pagkatamarin ang pag-melt ng chocolate kasi mas madaling gumawa ng ganache pag pareho, lalo na pag pareho ang temperature ng inyong chocolate together with the cream. Oh, tapos. Depende sa brand ng cream na ginagamit nila. Okay, and then we're going to scald. The term is scald. Scald your cream. Do not boil it until it gets curdled. Okay? Scalding lang is actually magpo-form na ng small bubbles dun sa side ng inyong cream. The reason for doing this is not two. One is you scald your cream para tumagal ang shelf life ng inyong ganache. Number two, yung init ng cream will also melt the chocolate kung sakasakaling hindi na melt yung chocolate nyo. Doon sa melting. Okay? And it's a lot easier actually, it's a lot easier to do an emulsion or to blend the chocolate and the cream together. Remember, the cream contains a lot of water, di ba? Ang daming tubig niyan. Tapos yung chocolate, walang tubig, no? So pagka mali ang pagkakagawa mo, magbe-break yung iyong ganache. Okay? Bantayan nyo yung cream kasi mabilis siyang masunog, no? Lalo pag napakataas ang inyong. Kasi itong aking, ayan, nag-scald na.
Can you show it here, Randy? Okay, so we're going to add in the scalded cream. Siguro in 3 additions muna, wag yung muna ilalagay lahat. You mix in the center and then outwards like that. Ganon. Yung iba nga ganon, no? Kasi they're not using melted chocolate, they're using only chopped chocolate. If you're doing a lot of ganache, tapos ganun ang ginawa mo, minsan kulang yung init ng inyong cream to melt all of the chocolate. And then you'll be resorting to heating the entire ganache, no, sa bain-marie or double boiler. Doon ka na magkakaproblema pag ininit mo ulit kasi mag-split na yan. Ano mga question sila na bakit yung iba nakatayo yung reset nila kapag... Ganon. Kasi guys, lalo na if you're using couverture, no? If you're using couverture, mas kailangan ganitong gawin mo para mag-crystallize ang inyong couverture chocolate. Dito hindi masyadong problema, no? Kasi compound ito. Walang mga crystals ng cocoa butter sa compound chocolate. Pero pagdating sa couverture, mas magandang ganito ang gawin nyo. Okay. Now you mix it well because you're trying to emulsify it. You're trying to combine yung dalawang mixture na talagang dapat hindi magko-combine yan kasi nga two immiscible liquids, no, will not combine together, no? Like water and oil or fat, maglalaban yan na hindi mag parang tubig at langis lang yan, ano? May ni Sharon Cuneta, no? Tubig at langis. Mahirap pagsamahin, no? Ang nagpapasama lang sa kanila is your emulsifier. And we're lucky because chocolate contain an emulsifier by the name of lecithin. Yan. Ganache. Walang naganap na pag-separate, no? Now, pag gumamit kayo ng ganache, huwag niyong iwanan agad yan, guys. Hindi pa tapos yan. Ang kintab-kintab pa. Kailangan matanggal yung kanyang gloss, no? Kailangan matanggal yung sobrang kintab niya before you stop from agitating or mixing it like that. Kasi pag tiniwanan mo yan, makintab pa, may tendency yan mag-separate mamaya. Okay? So, dito papasok. Halimbawa, meron kang malaking batches. Magandang meron kang stick blender or bamix, yung malaki talaga, no? Kung gagmagawa ka ng madami. So that's how you make your ganache. Very simple technique and it's very smooth hanggang sa lalamig yan. Pag lumamig yan, magsiset yan. Ano? 1:1 kasi ito eh. So matigas siya, kalalabasan. Okay, so that's how you make your ganache. Make sure hindi na masyadong makintab before you stop mixing it like this. Alright, may question ba tungkol sa paggawa ng ganache? Para matapos na yung kwentuhan natin dyan ng question paano paggawa ng ganache at minsan nagbe-break. Depende sa brand ng cream na ginagamit siya. Siyempre gagamit ka cream. Yung iba siya gumagamit yung end. Yung? Tapos sinaanin nila bakit daw sobrang lambot ng ganache. I'm talking about our products, so walang problema. No. Ayun nga po, pag ginaanin lang nila, kaya pinapost nila yung sa page. Okay. Again, ano susunod natin? Yung mixing po yun. Oh, tapos na ba yung mixing yan? Ano yan? Okay. So, gagawa tayo ngayon ng... O, di tapos na yung ano, no? Patingin nga ng dalawang dough. Meron na kaming nagawa ng dough, no? Na in advance, na ferment na namin. Fermentation, bulk fermentation for 1 hour. So, umalsa na ng maayos yon. So, pwede na natin siyang gawin sa susunod na step. Alin dito yung? Hindi, yung buwas. Wala yung isa. So, ito na, no? Malamig. Galing kasi sa chiller. Nakita nyo, umalsa pa rin. Ginawa namin to mga alas 12, no? Alas 12, pero nasa chiller. Umalsa pa rin. Tapos, pag ginamoy mo, hindi maasim. Tamang-tama lang, no? Pero, umalsa pa rin. Yan yung bagong mix. O ito yung bagong mix kanina lang, no? This is what we did. Minix natin ngayon lang to. Umalsa pa rin siya. Nilagay sa chiller, malamig. Nakita, may condensation.
malamig, no? So, huwag kayong mag-alala kung nilagay yun sa chiller. Aalsa pa rin yan sa chiller. Mas magandang mag-ferment ka sa chilling chiller temperature. So, hindi mas masarap yung tinapay. So, pwede tayong gumawa ng chocolate version, no? Gagawa kasi tayo ng chocolate bread. So, dun sa chocolate bread na gagawin natin, kahit alin dun sa dough na tinuro ko sa inyo, no? You can use either straight dough or yung sponge and dough method. Kukuha kayo ng 400 grams na sa recipe cards na binigay namin yung paggawa nitong dough na ito. Lalagyan mo siya, kukuha ka ng 400 grams, lalagyan mo siya ng ganache at saka may flour, nakalagay naman dyan ng recipe. Or kung wala, pwede naman, bawa nakalimutan mo yung recipe. Kumuha ka lang ng 400 grams ng dough, lagyan mo ng 100 grams of ganache, you have a chocolate bread, no? Why am I not using too much of cocoa powder? Kasi magda-dry yung aking dough. You can use that as well, pero mas gusto kong ganache. Mas masarap kasi yung ganache kasi sa cocoa powder, 'di ba? It's again, it's flavor, so I want it more chocolatey by just adding chocolate, no? Pero you can use the recipe na nakalagay sa recipe card na provided namin. Nakalagay naman diyan is basic sweet dough na 400 grams. Chocolate ganache sa 100. Lagyan mo ng konting all-purpose flour kung medyo malambot masyado yung dough. Tapos kung gusto mong talagang chocolatey, lagyan mong konting cocoa powder, 20 grams cocoa powder. Imi-mix natin yan to make a chocolate dough. Okay, next question. May question. Pwede ba gamitin yung hand mixer to blend the ganache? Not necessary, yung hand mixer. Bubula kasi, no? Do not try to create a lot of bubbles and froth habang ginagawa niyo yung ganache. No? By hand na lang ang mas maganda. Okay, or yung immersion blender nga. Kung wala kang immersion blender, use your hands, no? Use a spatula to mix it. Okay, next, Randy, akin na yung chocolate. Hindi po ba lalagyan ng butter yung ganache? You can pwedeng lagyan ng butter yung ganache, especially if you're gonna use it for your glaze para makintab or for your truffles, no? Pwede mo lagyan ng konting butter para pag nilagay mo sa ref, titigas masyado, mas maganda. Pero it's not necessarily kailangan lagyan lahat ng ganache with butter. So ito na yung ating chocolate dough, no? Hinalo na namin ito in advance. This is the chocolate dough. Ganyan. Gagawin na natin to, Randy, no? Gagawin na natin to. Randy. So this is the chocolate dough. What's that? Okay. So, gagawa na tayo ng bread using this. Okay. So, siya nang magro-roll para ma-entertain ko yung inyong mga questions habang nagro-roll siya. Again, we're not using flour. We're using Joya margarine to put in the workstation namin, ano? Hindi ako masyadong gumagamit lagi, no, ng flour. Lalo na kung gusto kong malambot yung aking dough. Yung aking tinapay, I use butter, shortening, or margarine. Kailangan mahaba. So, gagawin niya, he's gonna roll it out very, very thin. Siguro mga 20. Huwag mong iipitin, Randy, kasi nangyayari, nag-ano yung dough. Huwag mong pupwersahin. O, pinupwersa mo eh, syempre, grabe naman. Question, ilan ba yung nanonood na natin? 736. Oh, i-push pa natin yan. Go, go, go. How about using whisk when mixing ganache? You can use whisk as well. No problem. Next question. Chef, di na po ba ipapahuta yung paggawa ng chocolate dough? Hindi na kasi mimix mo lang naman, ano? Mimix mo lang yung 400 grams of dough galing dun sa ating ginawa kanina. Tapos maglalagay ka lang ng 100 grams of ganache, maglalagay ka lang 50 grams of all-purpose flour, at saka 20 grams of cocoa powder. And then, again, ang ginamit namin cocoa powder is our Beryl's brand. Tapos imimix mo lang siya hanggang sa ma-incorporate mo lahat, hanggang sa maging smooth siya ulit, and then you form it into a ball. Let it rest muna, preferably chilled, not chiller muna. Mga 30 minutes mo siyang ilalagay sa chiller para pag ni-roll out mo siya, madali. Huwag masyadong ma-butter, Grandy. Mahirapan naman ako mag-roll mamaya. Hindi ko ilan ako lang pinahaba ko. Okay. Okay na. Lagyan mo na ng ganache. Okay na yan. Okay na yan. Okay. Next. Next question.
Can we use the recipe in sponge and dough method for siopaw? Pag siopaw guys, ang gagawin nyo, normally yung mga siopaw may karagdagang baking powder. Yung recipe ng siopaw, normally nalagyan baking powder tsaka yeast. Na? Tsaka wala, very limited, walang milk. Normally, di nilalagyan ng milk. No, pag siopaw. This is not a siopaw class, so, huwag masyadong madami, Randy. And then you use a offset spatula. So, ito na ang ginagawa ni Randy ngayon. Nilalagyan niya ng ganache, no, na may butter. Yung ating dough. No? Parang gumagawa ka lang dito ng ano guys, ng tinatawag dito, cinnamon roll. Pero instead of cinnamon roll, ang ginagamit natin, chocolate. So, chocolate bread, itong magaganap. Double chocolate bread. Kasi ang dough natin, chocolate. And then the filling is also chocolate. Why not? Choc nut. Diba? Another one. Have another question? Chef, nahihirapan ako mag-melt ng white chocolate. Ayaw matunaw. Please advise. Ayan. Mahirap talagang i-melt ang white chocolate, guys. No? Ang gagawin mo pag white chocolate, make sure mo na gagamit ka ng chocolate, white chocolate, na very high quality. Kahit na compound yan, dapat yung kilala mong hindi ka ipapahiya, no? Ang gagawin mo, magbo-boil ka muna ng water, huwag mo muna ilalagay yung chocolate mo, no? Yung bowl na may chocolate na chop, huwag mo muna ilalagay. Let the water boil. Pag bumukulo na, tanggalin mo na sa init yung tubig na kumukulo, tapos ilagay mo yung bowl na may chocolate na white doon, and then let the heat, the residual heat of the water, melt your chocolate. Ganun lang siya. The moment na nag-melt na siya, tanggalin nyo na siya dun sa double boiler, dun sa mainit na bowl. Kasi, sober na yung init na para ma-melt siya lahat. And then, nagganito na pag-ganun. Ikaw na. So, iro-roll niya ngayon. Maka-stress ka. Iro-roll niya ngayon, very tightly sana. Ganun. Alright. Yan. So in effect, to, nagkakaroon siya, dahil merong, yung aking ganache, meron siyang nilagay akong butter, di ba? Naglagay ako ng butter dun sa aking ganache. So mangyayari dyan, magkakaroon ng layers, sa separation ng layers pagka binake siya. Para din gumagawa ka dito ng laminated chocolate something. Question again? Pwede po yung recipe ng sponge and dough for ensaymada. Oh yes, pwede yung recipe ng sponge and dough sa ensaymada, but not this recipe, no? This recipe kulang sa eggs para maging ensaymada siya. Okay? Ganyan yung dough mo. Hindi masyadong beautiful ang dough mo. Paano pa natin gagawin ganun yan? Ha? Malambot. Kaya nga, malambot. So, para hindi tayo mahirapan, ang gagawin natin, haka na yung ano... So, nandito na siya. Meron na akong chocolate snake, no? Chocolate, I call it a chocolate anaconda. Tapos meron akong, ilalagay ko siya sa ganito, no? This is a small loaf pan. So, kakat natin in the middle, Randy. Nasaan na yung pangkat? So, kakat ko siya in the middle. Hopefully, it will fit my... Ang dami mong nilagay na chocolate. Tapos ilalagay natin dyan, no? Kulang, masyadong ano, Randy? Kulang, no? Mm-mm. Hindi maganda yung pagkakaroll mo, eh. I will kill you. So, gagawin mo siyang pag-ganon-ganon. S, no? Parang snake sa loob. Ganon. Actually, dalawa dapat ang magawa nito. Kaso masyadong malambot yung dough ni Randy. Dapat kasi chill dito, Randy. Okay, and then we're going to open the layers. Give me a scissor, probably, or... I-open lang natin, siguro knife na lang. I-open natin pa ganyan, no? Ang dami mong nilagay na chocolate. Hindi mo ba natansya? Konti lang siya. Hindi, madami yun. Sobrang dami nun. So, i-open siya dapat para magkaroon ng layers, Randy. Tapos ipapaalsahin natin yan. Okay. Bawasan nyo guys yung inyong chocolate na nilagay. At saka pag ni-roll out nyo, huwag masyadong nilagyan nyo ng sobrang butter yung flour. Yung mesa. Dapat konti lang na hindi dumikit. Ginawa niya ang ano masahihan. Paka-stress ka.
Okay, so pakilinis lang. Any question regarding that? Papaalsayin natin. That will be called now your proofing stage, no? Until double in size dapat yan. Question? How much water did you add to the ganache in this? 50 grams. 50 grams lang na butter. Okay. Now, do you have to grease the loaf pan? Of course. These are elementary steps, no? You have to grease the loaf pan. Every time you use a loaf pan, you grease it pretty well para walang sisihan. Okay. Mas magandang merong grease kaysa sa wala. Kasi pag wala, didikit yun doon. Tapos, start all over again. Okay? Randy, can I have another dough? Next question. Yes? Pwede po yan sa pandesal? Pwede. Yung maliit lang, yung kalahating kilo yon. Tapos, i-ready mo na yung mga palaman ko. Yung chorizo ba yun? Yung ano. Sobrang dami niyan. 500 grams lang. Next question. Pag nagdagdag po ng tanzong sa autolyse method, isasama po ba yung tanzong during autolyse phase or after po ng autolyse? Now, it depend on your tanzong recipe, no? Yung recipe nyo ng yung recipe nyo ng bread na may tanzong. Tingnan nyo kung gaano kadami yung kanyang liquid. Kasi normally yung tanzong, kinukuha niya lahat yung liquid eh, no? So pag nag-autolyse ka, wala nang liquid yung para sa autolyse mo. Pag gano'n ang mangyayari, isama mo na yung tanzong mo dun sa autolyse. But mas gusto ko sanang hindi. Mas gusto ko sanang hindi para ma-fully utilize mo yung autolyse method. Kayo naman, gusto nyo ng metanzong, meron pang autolyse, ilagay nyo ba lahat sa isang method, no? Ang isang technique, like the tanzong technique really is for Asian breads na kailangang matagal ang mixing, mga 20-25 minutes of mixing, kasi normally ang mga breads na may tanzong mapuputi yan. Okay, yung autolyse is on the other end of the world. Ang pag autolyse, gusto mong walang oxidation, konti lang ang over oxidation niya. So wag niyo, please, pwede naman actually, pero wag niyo lang pagsamahin yung tanzong at saka yung autolyse. Magkakaroon ka ng problema. Okay? Tapos sasabihin niyo dahil tinuro ko. Ang daming tanong na ganyan, no? Every time nagagawin ito, they want to include yung tinuro ng isang chef dun sa tinuro ng isang chef. Pwede yon, no problem. Pero tingnan niyo yung recipe ng gagamitin niyo. If it will still allow for the two methods to coexist. Okay? Can you measure tigwa 120 grams, Kuya Boy, with this? Ito ba yung bago? So, we get another dough na na-ferment na for 1 hour. We get siguro tig 120 na apat. 120 grams sa tig apat na piraso. Apat na piraso. Kasi gagawa tayo ngayon ng another bread. This is a Jewish type of bread. It's called challah. C-H-A-L-L-A-H. That is a silent C. No? Hindi yan kala. Hindi yan chala. It's challah. No? Challah. Galing, yung C nasa likod ng dila. Okay? So it's a challah, Jewish bread. So, tapos lalagyan natin ng iba-ibang ganap. No? Iba-ibang filling on top. So this is 120 na, no? So after weighing 120 grams, it's so nice to ball it out first, no? Ibobola natin, rounding. Round natin. Again, I'm not using flour. You may use a little bit of butter sa baba, sa mesa niya, and then you do your rolling into a ball para lang maganda ang kanyang texture. Like that. And then you are going to rest this covered in plastic or in a damp, in a cloth, no? Para hindi siya mag-dry out. Randy, pengen niya kung pang ano. No? Plastic. Then you clean out again. May question pa ba? Yes. Is the chocolate unsweetened? No, Berries is sweetened, no? This is sweetened already. Sobrang lambot ng dough. Is it because po nag-shield after baking, bagsak po yung tsura? No, you look into your recipe.
If your recipe has too much of sugar and too much of fat, then it may not be applicable to make cinnamon roll. Ganun lang 'yan. Pag cinnamon roll kasi kailangan may roll mo pa siya, not too soft. Okay? Pwede mong i-adjust yung recipe if you want to make cinnamon rolls. Add more flour probably, no? Or lessen the amount of liquid na nilagay mo or the amount of fat na nilagay mo. Kung iba pong flavor like ube po, ilang grams po pwede ilagay sa dough? Alin? Kung ube daw ang gagawin. Oh, kung gagawa ka ng ube, again, depende yan sa iyong panlasa. Okay? Kung ube flavocol lang ilalagay mo, like yung liquid flavorings and coloring, siguro mga 5%, no? 5% of the weight of the flour, 5 grams of flavocol. Now, it depends on your preference. Yung iba kasi gustong ubing-ube, talagang violet na violet, di ba? Depende na sa'yo yun, guys. Okay? You cannot put too much because the flavocol might have an effect on your yeast. Baka biglang mamatay si yeast. I don't know, no? It all depends on the quality or the type of colorant or flavoring that you put in your dough. Bakit po nagko-collapse ang bread upon baking? Dapat hindi siya mag-collapse, no? Pag nagko-collapse, ibig sabihin kulang yung gluten development mo. But definitely after baking it, there will be some shrinkage. Magsi-shrink yan, syempre, pagka binake mo na siya. Just like a cake, di ba? Pagkagaling sa oven, nakadikit pa sa gilid ng cake pan, tapos pag nilabas mo, nagsiseparate from the sides of the cake pan just because there is evaporation of the liquid, of the water inside your cake. Ganon din yun sa tinapay. Okay? Randy, ready mo nga yung filling nito? Pag proofing na, nakaporma na, pwede ba ilagay sa rest? And ilang minutes bago i-bake pag labas ng rest? The reason why do you want to, my question is, why do you want to put the proofed or pinuproof pa lang na tinapay sa chiller? Ba't mo ibinalik sa chiller? Doon sa proofing kasi kailangan ilalagay mo na siya sa warm and moist place. Doon mo siya pwedeng pa-singawin, painitin, di ba? Doon sa proofing stage. Ba't mo binalik sa chiller? Dahil ba matutulog ka na? Kung matutulog ka na, mas magandang sa bulk fermentation ka, mag-chill overnight. Di ba? Kasi hindi pag naka-bulk fermentation pa, hindi pa yan masyadong madaming space ang kakainin niya sa chiller mo. Kumpara dun sa naka-forma na yung inyong mga tinapay, nakalagay na sa tray. Hindi ang dami mong kailangan na space sa ref. Di ba? Mas maganda kung overnight yung inyong balak, dun ka mag-overnight sa fermentation stage. Ilagay mo lang sa bowl, lagyan mo ng plastic, ilagay sa chiller. O kaya, ginagawa namin, yung dough mismo, binabalot namin ng ilang pirasong cling wrap, no? Mga dalawa na balot para hindi siya sumabog o hindi magkalat sa chiller. Mas maganda yon na bulk fermentation in the chiller rather than proofing stage sa chiller. Kasi nagda-dry din yung dough. Nagda-dry yung tinapay mong nakaporma na kasi ang liliit na lang niya. Naka-expose siya sa drying environment inside the chiller. So, mas maganda na yung dough na nag-ferment pa lang ang i-chill mo. Yes? Mas maganda ba sa stainless or sa wood magnet at all? Mas maganda sa wood. No? Kaso walang wood sa Pilipinas na pwede sa ano. Kasi ang ginagamit nila dyan, cherry wood eh, no? Kasi ang problema sa Pilipinas, pag maganda lang sa stainless steel, madaling i-sanitize, madaling linisin. Pero mainit siya. Kanyan pa lang dito, mainit. No? Pag mainit yung surface mo, magta-transfer yun sa iyong tinapay. So, ang bilis ng kanyang pag-alsa. So, gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng ganitong shape. Randy, tulungan mo ako, Randy. Ganun, ano? Every time na ginalaw mo yung dough, again, nakaganyan siya kanina, no? Smooth side down, and then flatten it out. So, gagawa ka ng parang lumpia. Ang ginagawa natin to, bakit natin ginagawa to? Pinapalakas natin yung gluten strand niya para maganda ang pormahan. So, every time na ginalaw mo yung dough, kailangan mo siyang ipahinga kahit at least mga 5 to 10 minutes lang. Para pag gumawa na tayo ng final shape, hindi mapupunit yung inyong dough. May question?
nabawasan ang yeast if you are cooking overnight? Yes, gaano po kadami ang babawasin per recipe? Pag mag-ano ka, kung mag-overnight ka fermentation, magandang 1% lang ang yeast na gagamitin mo. 1% yeast, that will be 10 grams per kilo of flour magagamitin mo. Okay, yan ang maximum ha, pwede pang bumaba. Depende sa klase ng yeast na gagamitin mo. Mas magandang i-overnight fermentation yung instant yeast. Based on my experience, mas gusto ko yung instant kasi pag minsan, pag active dry, medyo namamatay siya pagdating sa proofing stage na. Next. Kailangan po ba ilalagay sa chiller ang dough? Again, sinasabi ko, ang sinasabi ko lagi, yung dough kailangan lagi siyang 28 degrees Celsius bago ka mag-proof. Pag nagpo-proofing ka na, nakaporma na yung tinapay mo, proofing stage na, pwede mo nang ilagay sa medyo mainit na lugar. Room temperature or even higher than that, mga 35 degrees Celsius, may kasamang konting steam para moist yung environment. Pero bago ka pa mag-proofing, sa fermentation, mas magandang chilled yung dough. Kasi pag ang dough na chilled, madaling hawakan. Hindi siya malagkit pagka chilled yung dough. Okay? Lagi niya nang lagi, kasi tinuturo ng iba, laging kailangan mainit yung dough. Try to work on a chilled dough and you'll find the difference. Mas magandang magtrabaho o magporma ng malamig na dough kaysa sa may mainit na dough dahil malagkit yung malagkit masyado yung mainit na dough. Question. If fermentation po is done sa chiller, how soon po can we cut and shape paglabas sa chiller? Pwede na right away, no? Right away. Chiller lang naman yan, di freezer, eh. So, pwede na from the chiller, pwede na i-cut and then you do the shaping. Okay, so nakapag-rest na halimbawa ito, no? Gagawa tayo ngayon ng long batons, no? Ganito, mag-start ka sa gitna and then you move your on the way there. Kailangan medyo tapered dito sa dulo. Mas gusto kong mas matambok sa gitna tapos numinipis sa dulo. Ganon. Sa gitna, going to the edges and then ganyan. Tapos i-rest. Again, every time you move the dough or you touch the dough and do something with it, you need to rest it again. Mahilig magpahinga itong ano, no? Itong tinapay, yung dough. Gusto niya laging namamahinga, no? Kasi ang gluten para yung elastic band, no? Parang rubber band. Pagka binanat mo tapos hindi pa nagre-relax, no? Gusto mo pang banatin ulit. Ano mangyayari sa rubber band pag banat na banat? Napupunit, 'di ba? Napapatid. Ganon din ang nangyayari sa dough. So kailangan mong i-rest para mag-relax siya ulit and then you can move with it again. So it's best actually to work with cold dough kasi hindi siya mapupunit agad. Ganun. Pwede mo nga lagyan yung loob nito ng cheese, no? Kaso for this one hindi ko muna siya nalagyan. So again, kasi magbe-braiding tayo, may braiding class dito. Pwede mag-braid ng tatluhan, pwedeng apatan. Lalagyan ko yun ng konting difficulty. Apat ang i-braid natin. Kailangan walang kukurap dito. Pag kumurap kayo, patay. Okay. So, braided, no? So, ang gagawin mo, pag rested na yung dough, yan. Sila na nanonood sa atin? 700. Ay, hindi sila nadadagdagan, ano? Siguro nantok na yung iba. Okay. So, ilalagay mo yun. Nakikita ba nila to? Yeah. Pwede ka lumapit, girl. So, ilalapit natin yung camera. Ang init nung ano, mesa, yan, no? Pag mainit yung mesa, mainit din yung ulo ng dough, na-stress siya. Okay. O ganito, di ba? Paano ka ba magtirintas ng buhok ng anak mo? Gunagawa mo siya ng ponytail? Normally, tatlo lang, di ba? O tatlo, ponytail. Yung pinakadulo, ilagay sa gitnang ganun, tapos ganun. Okay? Eh kaso may dito pasaway, gusto niyang sumali sa laro. Itong isang so, nasa left side mo, gusto niyang sumali, iangat mo yung isa, ilagay mo siya dun. Ayan. Tapos, isa naman ngayon ang others. Ito na yung magkakalaro ngayon. Nag-gets nyo ba yon? Kung di nyo nag-gets yun, bahala kayo sa buhay nyo. Gano.
Okay. That's the second. O, ulit-ulit lang. Ito, ilagay dito. Tapos, para madali, iangat nyo na itong dito. Tapos, ilagay nyo sa ilalim yung isa. Gets nyo ulit? O, meron pa tayong isang chance to do it again. Ang hawak ng kamay, dito sa pangalawa, at saka dito sa pinakadulo. Yung pinakadulo, ilalagay dito. Itong hawak mo na isa, medyo iangat mo kasi gustong sumali nitong isa. Tapos, ilalagay mo siya doon. Okay? Nag-gets nyo ba yon? Meron pa tayong isang chance. Okay? Hawak dito, hawak doon. Number 2 at saka number 4 na strand. Iganon. Iganon. Ilagay sa ilalim. Ayan. Ngayon, pag naligaw ka na, halimbawa, don't worry. You just press the whole thing. Oh, 'di ba? Pag nalito ka na, 'di ba? Kinausap ka halimbawa nung classmate mong pasaway. Tapos baliktarin natin dahil yung susunod naman dito. Kasi nakabukas siya, no? Kailangan nating isara ito. Again, dito, iganon. Iangat, iganon. Tama ba to, girl? Yes. Ganon. Nung nasa culinary class kami, ito yung laging pa-exam ko. Siguro sa 25 students, ang makakuha lang dalawa. Yung kanilang memory, 1 gigabyte lang. Hindi nila agad makuha. Diba? So sabi ko, magdala kayo ng mga lubid sa klase. Oh, tapos, para hindi makita yung mga pagkakamali sa buhay, you tuck it in like that. Okay? Tapos ilalagay natin sa isang tray na merong papel. Oh, mag-embellish na tayo ngayon. Ilalagay ko na yung mga palaman. No, paano malalaman na tama? 1, 2, 3, 4. Parang mali ito, no? Anyway, who cares kung mali? So, lalagyan natin siya ngayon ng palaman sa gitna. Again, lalagyan ko siya ng sun-dried tomato. Now, guys, I am helping out yung mga farmers ng tomato sa Nueva Vizcaya, sa Ambagyo. Ambagyo, Nueva Vizcaya. Through Chef Jehan Damasco, one of the members of Pastry Alliance, nagkaroon ng glut sa supply ng tomatoes. Tinatapon na lang nila yung tomatoes doon sa Nueva Vizcaya. While in Manila, guys, di ba, medyo mahal yung kamatis. And I love tomatoes so much. So, and then, yung program ni Chef Jehan, nagda-dry siya at nagpa-process siya ng mga tomatoes. Sayang naman kasi. So, in a way of helping out the farmers, ang farmers natin sa provinces like in Nueva Vizcaya, I wanted to help them out by featuring their sun-dried tomato. I just immerse them in olive oil like that. That will keep for long na, no? So, bumili ako, marami akong binili sa kanila. I'm planning to buy more kung meron pa silang stock, no? Kasi kawawa yung mga farmers, no? So it's better to buy local. So yun ang aking advocacy at this point. So ilalagay natin yung ating sun-dried tomato. Itatago natin siya dun sa mga braid niya. Okay? Ganyan. Pwede rin ilagay ito sa dough, guys, no? Pero kasi mas masarap siya pag sinisingit mo lang sa gilid-gilid. Pwede rin lagyan din niya ng garlic kung gusto niyo ng mag-garlic na bread. No, pwedeng ganon. Okay. Yeah, pero hindi natin sasabihin yung ngayon. Secret yun, di ba? Meron ditong sumasali sa diskusyon. Sasali ba natin si Randy? Meron gusto bang sumali si Randy sa diskusyon? Lagyan nyo yung mga dahan-dahan lang para hindi masugatan yung dough, okay? Sasalagyan ko pa yan ng sun-dried tomato from Nueva Vizcaya. Shout out to the farmers of Ambagyo, Nueva Vizcaya, guys. I hope you're doing well, no? So sana makagawa tayo ng mga pamamaraan na hindi masisira yung ating produce. Let's help out our farmers, guys, kasi dun sa kanila nanggagaling ang ating pagkain, no? And as much as possible, I want to help out the local farmers. Kasi we have good quality naman na produce, guys, no? So we have to, marami naman pamamaraan to preserve it. Tapos, nakalagay sa aking recipe is chorizo. If you have longganisa, you can also put it there. Pwede mong igisa muna sandali ng konti yung inyong longganisa. Nagkataon wala akong ngayon, chorizo, no? Nakain ko yata 2 days ago, ginawa akong almusal, no? So ang ginagamit ko na lang ngayon is bacon. Bacon will do as well. Again, you put it in the butas-butas, no? Yeah, tatago natin. Okay?
Ganon. So meron siyang ano, meron siyang mga tinatagong kayamanan tong itong ano na to, tong bread na ito. Now, ang pwedeng ilagay diyan, whatever you have in your ref, no? Yung sobrang ham, sobrang longganisa, sobrang bacon, sobrang pwede nga diyang lechon manok, you just shred it like that, no? Tapos, dahil syempre, kailangan ko i-promote yung aming masarap na mushroom from Sunny Farms, Nature's Bounty Mushroom. Meron kaming ang lalaki ng pieces, ano? This is already cut into portions already. So, ilalagay na natin dyan. Gusto kong buo-buo para makita talaga nila na meron akong mushroom. So, lalagyan natin yan dyan sa loob. Tapos, syempre, lalagyan natin siya ng keso, Randy, keso. So, ang tawag dito is an overstuffed hala. Why not, di ba? Now, you can use different stuff. You pwedeng lagyan ng pesto, gawa kayo ng pesto. Syempre, pagandahin natin, mukha siyang masarap. Tapos, gusto ko ilagay lahat ito. Huwag na. Lagyan natin ng cheese, syempre. Cheddar red cheese ang gagawin ko. No? Tawag namin dito red pero orange siya. Okay? Tapos ginrate ko lang siya. This is Arla from Arla cheddar cheese. This is real cheddar cheese, guys. You put it only on the middle. Para makita mo pa rin later pag na-bake na yung iyong braid. Yung pagbe-braid mong pinaghirapan mo. Diba? Put it on the middle like that. Tapos i-egg wash ko na to agad ngayon. Para dumikit naman yung aking ibang ilalagay. So this is the same ano ha? It's the same dough na ginamit ko kanina. So you can actually create a lot of different breads from just one recipe. Kayo na mag-isip kung pwede siya sa pandesal, pwede siya sa ganon. Remember guys, this is a free recipe for you to try out. You please try it out. Tapos, yung iba kasi ayaw nang mag-try, gusto na itanong lahat sa'yo kung anong pwede, basta ganyan. Pwede. No, mas magandang itry nyo kasi iba pa rin yung personal experience kaysa sa sabi-sabi lang. No? You have to try it out. Pag nagkamali kayo, treat that as a learning. Wala namang, ano, no? Wala namang kasalanan pag nagkamali ka sa paggawa mo ng tinapay. You treat that as a learning. Para sa susunod na paggawa mo, perfect na siya. Okay? Now, kung gusto mong palitan ng konti, you can actually add more sugar to the recipe, add more milk, or tanggalan mo ng milk, palitan mo yung butter, gawin mong shortening, it's up to you. Okay? Pero kayo na ang mag-experiment nun. Okay? Para hindi masyadong spoon feeding. Because I want to immerse you in a situation na magigising yung creativity nyo. Okay, I'm giving you the tools, the method, and what to do, and how to do the methods. Nasa sa inyo na yung creativity. Yan lang ang libre sa mundo, guys. Creativity. So, wag nyo nang limitahan yung pag-iisip nyo. Kung sa utak nyo pa lang, naisip nyo ganyan ang gusto nyo tinapay na gagawin nyo, mangyayari yon. Pero hindi yan mangyayari sa panaginip lang. At saka hindi yan mangyayari sa kakatanong lang. No? You experiment on it. Okay? And then, with your experimentation, you create your own recipe out of this recipe, and then you can call it your own. Diba? Ganun lang yun. Okay? So, lalagyan natin siya na ngayon egg wash. Dahil lang gagawin mo, Randy, ikaw na mag-egg wash. Tapos, lalagyan natin siya ng spring onion, kasi wala kaming dried spices. Pero kung meron akong dried oregano, dried basil, dried parsley, I will put it there ngayon. Okay? Dahil kung ano lang ang meron ako, galing sa garden, meron akong, ang tawag dito? Spring onion. Spring onion, pero hindi naman spring, it's summer. Summer ngayon, di ba? Init pa rin eh, kahit tagulan. Dapat tagulan na ngayon, di ba? So, lalagyan mong ganyan para medyo delicious. Kung gagawa kayo, ibibenta nyo to, pwedeng maliliit para afford ng lahat or family style na mas malaki dito. Na? Mas maganda yan. So, ang susunod na step, proofing again, we have to make it rise or double in size. Siguro mga mainit dito ngayon, mga 30 minutes lang to, dodoble na siya. No? And then we bake it. Nag-enjoy pa ba kayo? O ako lang dito ang daldal ng daldal. Can you please shout out? Are you having fun?
Wow, ang daming sumagot. Meron ba? Okay. May question pa, wala na? Randy, 500 grams din ba yung gagawin natin dun sa ano? Okay. Gagawa naman tayo ngayon ng isang isa pang recipe using this dough. Okay, again, you can use the dough, either straight dough method ang gagamitin or yung sponge and dough method. Okay? Yes? Sabi po sa recipe, bulk ferment for 1 hour. If sa chiller ko po ilalagay, do I need to adjust the time? No. It's still 1 hour in the chiller. Pwede ng 1 hour yan, no? Mag-double in size naman yan kahit na nasa chiller siya. 1 hour is good enough. A fermentation. Okay? Ino muna ako. Randy, ready mo na yung ano? Ayan. Meron ka bang lalagyan na ng cake board pan para doon sa ating bilog? Oo. Next question. If we put garlic, raw ba or roasted na? It's up to you guys. Kung gusto mong garlic na medyo pungent and very strong flavor, ilagay mo siya ng raw. Pero kung gusto mong medyo mellow, isute mo muna sa konting butter para mag-mellow down yung kanyang flavor. Okay? Kung wala pong sun-dried tomatoes, anong pwedeng substitute? Kung walang sun-dried tomatoes, edi mag-dry ka ng tomatoes. Okay? You can put other things. No? Kung wala kang sun-dried tomatoes, tanggalin mo na lang siya. No? Pwede namang wala siya, actually. No? Pwedeng sauce, tomato sauce na malapot na. Malapot na tomato sauce para kang gumagawa ng pizza. Okay? Pero masarap talaga yung ano sun-dried tomato. You can either use that or you may use peppers. Anong tawag sa peppers na yan? Hindi yung naka-ano na. Roasted peppers, no? Pwede yun. Masarap din ang jalapeno dyan, no? Medyo maanghang. Pwede ring olives, black or green. Na walang buto, no? Walang buto. You can use that as well. Yes? Sino po pwede makontak para sa sun-dried tomatoes? Yung gusto mag-order ng sun-dried tomatoes, I will mamaya na after, no? Si ano yan? Sa Nueva Vizcaya, guys. Yes? Chef, convection ang open po. Okay lang ba top and bottom ang gagamitin? Pag convection ang ginagamit ko, yung baba lang, tapos sino-on ko yung fan niya. No? Randy, roll mo to. Next question. In using bacon as topping, should we cook it before adding? Bacon is already almost cooked na. No? May mga bacon na luto na, actually. And then the heat of the oven, pag nasa loob siya ng oven, mabibake na rin siya, maluluto na rin siya. Lalo na yung mga, ngayon kung makakapal yung bacon mo, cut it into small strips, you can even pre-cook it, no? Medyo isotay mong konti kung gusto mo. Gusto mong malutong siya. Yes. Any type po ba ng recipe ng dough pwede sa challah bread? Any bread recipes? Any type po ba ng recipe ng dough pwede sa challah bread? Pwede naman. It's just a shaping. Pero meron talagang recipe ang challah. Basically, it's milk bread. Dapat yung bread mo, dough, yung recipe mo may milk siya dapat. Huh? Gagawa ka. Tapos gagawin ko muna. Bago mag-gagawin yan, gagawin natin yung palaman. Okay. Gawin ko muna yung palaman kasi yung susunod nating tinapay is I call it pastillas rolls kasi ang dami ng lumabas na cinnamon rolls. No? Mga 4 million na lahat ang lumabas sa Pero usong-uso pa rin naman kasi yung mga rolls. So gagawa tayo ng pastillas rolls na hindi matamis masyado. Okay. So ang gagamitin natin, itong gagamitin ko, Gord. No? Kailanganin natin ng condensed milk. Nandiyan yung recipe ng condensed milk. Kung ilan, di ba? Nandiyan. Ilan ba ito? 100? 100 half recipe. So, hindi. Pag full recipe, 200, di ba? 200 grams of condensed milk. Ang ginamit namin, Bravo, guys. Again, this is a Global Pacific demo. Ang gagamitin ko lang, Bravo. Huwag na magtanong sa ibang brand. Okay? Bravo. Okay. Kasi last time, Global Pacific, may nagtatanong ng ibang brand, di ba? Hindi ko lang paano isasagutin, di ba? Kung kayong nasa harap ko dito, nanonood yung aking mga boss, mahihirapan din kayong sumagot. Medyo mabubulunan ka ng konti, di ba? So, huwag nyo na itanong, please, para hindi sumakit ang ulo ko sa ganon, di ba? Okay.
So Bravo condensed milk, ganyan, murang-mura lang ite, no? Mura lang ang Bravo. Condensed milk, ilagay sa isang bowl. Sasalagyan ko siya ng just like any pastillas, no? Na madaling gawin. Tawag ko dito pambatang pastillas, eh, binibenta ng kapitbahay ko at saka ng aking mga classmate nung nasa elementary ako. Yung pastillas na mabilis gawin. No? So, lalagyan natin ng powdered milk. Again, I use Arla. Arla powdered milk drink, which is organic from Arla. Full cream powdered milk. Shout out sa Arla Pro, guys, no? Rob Duazo. Ganon. O yan, ginagamit ko na yung full cream powdered milk. I love this kasi malasa siya. Okay. Tapos ilalagay na natin siya dyan. Mimix mo siya hanggang makagawa ka ng paste. Habang yung ano ko, may ibang choreography yung aking partner dito na si Randy. Niroroll niya yung ating dough. Very, very, walang punet. At Kuya Boy, nakita kita doon. Masyadong mabigat ang kamay. Gagawa ka dito ngayon. Nasaan na yung butter nito, Kuya Boy? Diba? So, imimix mo yung condensed milk at saka yung iyong powdered milk. So, magmumukha na talaga siyang. Ito yung pwede mo nang actually ibenta to eh. No? Gagawin mo yung bilog-bilog na ganun, diba? Pero dahil gagamitin natin sa dough, lalagyan ko pa siya ng butter. Ang ginamit namin butter, syempre, Gioia Special Margarine galing Italia. Wala kasing nagpuproduce masyado dito ng magandang quality na margarine. No? Maalat yung mga... Ito kasi unsalted. This is unsalted margarine, so hindi ako mangingiming maglagay na hindi aalat yung aking... Now, you can put a little bit of salt here, no, kung gusto nyo. Para ma-balance out yung sweetness niya. So, you just mix it until it's already spreadable consistency. And then, lalagyan natin siya ng isang egg yolk. Siyempre, pag pastillas talaga, huwag mong lalagyan ng egg yolk kasi kakainin na agad. But since I'm going to bake this still, lalagyan natin siya ng isang egg yolk for added nutrition and added moisture sa ating mixture para madali siyang i-mix later on. So, ito yung ating tinatawag na pastillas filling. Ayan. This is not too sweet, guys, kasi wala akong nilagay na sugar. Condensed milk lang ang nagpatamis sa kanya. Okay. At saka yung paghahalo ko. And I am very sweet, kaya masarap na rin yan. Okay? Alright. Something different. If you want to put a little bit of cinnamon, pwede naman lagyan ng cinnamon itong pastillas. Why not? Kung gusto nyo lagyan ng chocolate, lagyan nyo ng powdered cocoa powder dito, mga 10 grams, para maging chocolate yung inyong pastillas. Siyempre, maglalabas naman ng ube. Lagyan nyo ng ube. It's up to you. Nauumay na ako sa ube. Ube forever. Pwede rin cheese. Kasi pastillas with cheese, especially yung mga grana type of cheese, like parmesan and cheddar, yung medyo maalat, magbabalance out, na? Masarap yan. Okay, so Randy, it's your turn. Now, can you see it's already spreadable? It's not too thick. It can be readily spread. Ikaw na ngayon. Okay. So, gagawin niya ngayon, i-spread niya sa ating dough. Do not make it too thick. Pero I think this one, isang buong ganun, ha? So, isang recipe niya, kasya siya sa, ilang grams itong dough? 500. 500 grams of dough. Tapos isang full recipe, half recipe lang yan, no? Half recipe lang pala ang 500 grams of dough, magbabalot mo, malalagyan mo ng pastillas filling yung half recipe doon sa 500 grams na dough. Okay? Naglo-loading na yung utak ko. Next question. Parehas lang ba ang shelf life ng bread, whether it's straight or sponge? Mas maganda ang shelf life pag sponge yan daw. Can you hear my birds? You know, they're so noisy. Kasi pag nagde-demo kami dito, gusto nilang sumali. I have two cages, no? May mga African lovebirds. They're so noisy at this time, no? Gusto nilang sumali. Next time kasi magkakaroon ako ng zoo dito sa aking bahay. I have three turtles. I have three dogs.
I have 7 birds. I have countless koi, Japanese koi. Medyo marami kaming animals dito, no? Tsaka marami akong cactus, no? Question pa? May question pa ba? Okay, so Randy, kinakikita ba nila yan? Ikaw pag nagde-demo ka, tinatakpan mo, di ba? Dapat hindi mo tatakpan para nakikita nila yung ginagawa mo. Hindi naman ikaw ang titingnan nila. Kala mo ikaw. Okay, so dahan-dahan ihalo. Dapat pantay-pantay ang pagkaano nyo. Pagka ni-spread nyo yung inyong, ang tawag dyan? Pastillas filling, dapat dahan-dahan para hindi mapunit yung inyong dough. Nilagyan namin ng Joya Margarine yung aming table, no? Para at the same time nakadikit. Nakadikit siya. Kasi pag flour ang nilagay ko dyan, gumagalaw-galaw yung dough. Mahirapan kang maglagay ng filling. Question? Chef, pwede ba ang bravo sa paggawa ng dulce de leche? Oh, pwede po. Yung quick dulce de leche, ang gagawin mo sa yung Bravo condensed milk, no? Ilagay mo sa pinakamabilis na paraan is you use your pressure cooker. Ilagay mo sa loob ng pressure, siguro 5, kung gaano kalaki yung pressure cooker mo. Yung sa akin kasi 5 ang kasya. Oh, nag-stop lang daw. Sino ba naman kasi nagtanong ng dulce de leche? Yung tuloy, nag-stop. Wait lang. Wag ka muna. Wala pa? O dahil mag-stop, inom muna ako ng tubig kasi nagda-dry na yung aking. Mag-stop ulit? Wala pa? Oh my God. Here we go again. Ayan, nag-stop na naman tayo. Ladies and gentlemen. Actually, pinastop ko muna dahil nauhaw na ako. Di ba? Okay guys. So ang ginagawa ngayon ni Randy, iro-roll natin siya ngayon just like cinnamon roll. So the longer your dough na ni-roll out mo, the more layers you have with your rolls later on. Next. Where can we buy all your products? Where can we see the product listing? Okay, wait. Before I answer that, kasi merong isa baka magreklamo, paano daw gumawa ng dulce de leche? Si dulce de leche laging na mapalpak. Oh, wag mo muna i-cut, ha? Kasya siya dito. Ilang cut? 5. My God. Wala pa rin? Kung kailan pa tapos na. Konti na lang, you know? Finishing na lang. Komeng. Okay. Okay. May balat siguro yung nagtatanong ng dulce de leche, no? Laging nagka-cut pagka sige, tapusin ko na yung dulce de leche. Bilisan ko, ha. Ang paggawa ng dulce de leche using Bravo condensed milk, you put it in a pressure cooker. Paglagay ka ng kalahating tubig na kasing tangkad ng kalahati ng lata. Okay, tapos i-close mo, siguradong naka-close maigi dahil baka sumabog yung pressure cooker. Pag nag-start ng sumira, timingan mo. 45 minutes to 1 hour. Doon lang. Now, the longer you cook your dulce de leche, the darker it will get. Yung sa akin, mga 50 minutes, pwede na. Now, maganda na yung color ng dulce de leche. Now, may ibang nagtanong kung saan makukuha yung full listing ng aming Global Pacific product, you visit our website, no? Or our Facebook page, no? Global Pacific Distribution Network. Nandun po yung mga listing. Kung walang sumagot doon, may matatanggal. May laging may tao po doon. Okay. So you can actually order doon sa aming contactless home delivery. Pag hindi kayo inano, pag walang nag-entertain sa inyo, nako, may mapapagalitan ng bonggang-bongga. Okay? So lagi pong may tao doon. Kaya ready to serve you guys. And then the delivery is free at a minimum of delivery of 3,000 pesos. May question pa da? Yes. So wait, habang ika-cut niya into 5 kasi gagawin ko, ilalagay ko siya sa bilog kasi mas gusto ko yung bilog kaysa kwadrado. Okay. Dikit-dikit ang gagawin ko dyan, ano? So ika-cut niya into 5 pieces yung ating
anong tawag niya? Pastillas rolls. Next question, please. Pwede po ba ganache instead of yema filling? Pwede naman po. No? It's up to you. Chocolate rolls, pwede. Pero kasi wala pa yatang gumagawa ng pastillas rolls, guys. May gagawin ako dito mamaya. May konting pagdiliyab na mangyayari mamaya dito kasi yung finishing niya, lalagyan ko ng i-blowtorch ko yung taas. Okay? So, merong kakaibang factor. Oh, ganyan lang yan. Ah, alsa yan. Dapat, pag hindi yan umalsa, you're dead. So, oh, ito siya, no? Medyo pag-flatten out niyang konti. So, mag-leave kayo ng spasyo para meron pa silang room to grow. No. Sabi nga nung iba, si Chef Arby, mahilig maghugot yan. Nahuhugot din ako. Sa relationship daw, pag hindi nilagyan ng space, masasakal siya. So pag nasakal siya, walang forever. Iiwanan ka rin yan. So bagyan mo siyang space para pag lumaki siya, may space pa rin siya. Tama-tama. Mapupuno niya yung inyong ano, cake pan. Okay? Kasi pag masyadong masikip, guys, bubulwak yan, tapos hindi niya makukuha yung kanyang full potential na lumaki. Okay? So maglagay ka ng space. And then, last stage of that one is proofing again. Pag napuno mo yung ano na, space nung cake pan, and then it's already doubled in size, you bake it. That will bake for around mga 30 minutes siya, Randy. 30 minutes kasi nasa loob siya ng... And remember, pag dikit-dikit yung inyong mga rolls, mas matagal ang baking. Kasi hindi masyadong naiinitan, lalo na yung nasa gitna. Wala silang distancing, no? Kung gusto mas mabilis mabake, may distancing para mas mainit yung galaw ng hangin na mainit sa loob ng oven. Kwestya. Pag nilagay sa pressure cooker yung Bravo condensed milk, as in naka-close pa yung can or naka-open na yung can? Siyempre, kaklose yung can. The can is closed. Kasi pag naka-open, mapupuno ng tubig yon, di ba? Naka-close yung can. Okay. After 50 minutes to an hour, tatanggalin mo yung pressure ng pressure cooker. Na, huwag mong buksan agad. Kasi pag binuksan mo agad, yung mga lata pupunta sa nangyari na yan kay Chris Borja, no? Si Chef Chris. Hello, Chris from Davao. Ayaw mong mangyari yon, okay? So, kailangan yung gasket ng iyong pressure cooker intact siya, no? So, tanggalin mo muna yung pressure sa loob. Pag hindi na wala nang sumisingaw na psss, gano'n, ibig sabihin wala nang pressure, dahan-dahan mong buksan. Tapos, huwag nyo munang bubuksan yung lata, ang init, no? Sisirit din yon. Let it cool down very, very well. Ang ginagawa ko, meron ako agad, dulce de leche, good for, madami na, para minsanan lang ang pagluluto. It will keep in the can for long naman, no? Huwag nyo munang bubuksan kung hindi nyo pa kailangan. Ganon. Okay, next. Chef, pwede paulit yung ingredients ng pastillas. Di ko nakuha ng okay, yung recipe ng pastillas, nakasulat naman yan sa ating recipe cards. Pero uulitin ko para sa iyo. Ang recipe niya is 200 grams of condensed milk, 200 grams of powdered milk from Arla, tapos meron siyang butter. Ilang butter niya, Randy? 100? 50 grams of Joya margarine, special margarine from Italy, and then 1 egg yolk. Uglit again para sa mga hindi mabilis magsulat. Okay, 200 grams of condensed milk. 200 grams of condensed milk na Bravo. 200 grams ng powdered milk ng Arla. Tapos 50 grams of Joya special margarine, 1 egg yolk. Mix together until very smooth. That's it, pansit. Pwedeng gumawa ng marami niyan. Ilagay niyo lang sa chiller. That will keep for 2 days. Or even longer. Kasi wala naman niya masyadong water. Next. Anong size po ng pan? Ayan. That is? Yung pan, bilog yun ng 5x4? 8. That's an 8-inch diameter cake pan. Okay? 5x4. Randy, halimbawa may na-bake na kunwari, no? O, pag may na-bake na, syempre meron na kaming naihanda na-bake na yung pastillas rolls. Ganito kalalabas ang pag na-bake niya, medyo lumamig na, nahawakan ko, okay? Ang sarap niya pagka meron siyang brown-brown. Para kasi yung pastillas, toasted pastillas ang lalabas sa kanya, no? Masarap yung, no? Kasi mas magandang tingnan pag hindi masyadong dark, eh. No? Pero kung ako nung susundin, mas dark pa dito ang gagawin ko.
Tapos hindi pa yan tapos. Nasaan ba yung ating condensed milk po? Yan nasa piping bag. So, lalagyan pa natin ng sauce sa taas. Maganda itong packaging mo. Meron siyang sariling packaging. Di ba meron dun plastic, yung may clam na malaki. Pwedeng ganon, individual. O, lalagyan natin ng condensed milk sa taas. Hindi ito matamis, guys, no? Kasi natikmang ko na siya. Kumurot lang ako kasi bawal sa akin ng sobrang matamis ngayon eh. Nagbabawas ako ng sugar because I have, wag na nating pag-usapan ang aking matamis na dugo. Again, I just don't eat a lot but nilalagyan ko lang na, tinitikman ko lang ng konti hanggang sa masatisfy ang aking sweet tooth. Ito torch natin siya. Kung wala kayong torch, pwede naman ilagay sa broiler part ng inyong oven. Ay, patayin mo muna yung ano dyan. Yan. Gusto ko lang magkaroon ng mga burnt parts kasi yun ang masarap actually. Remember, dapat luto na yung ano ha. Luto na dapat yung tinapay bago nyo lagyan ng sauce. Para hindi nasusunog yung bread nyo. Kasi pag may condensed milk sa taas, mauunang masusunog yung top nya. You don't like that. So dapat nakabake na yung inyong tinapay. Pag medyo lumamig na, pwede nyo nilagyan ng condensed milk on top para may konting color at the same time, may konting caramelization. Oh, kung ano ka na, masaya ka na dyan, okay na. Lagyan natin sa isang board na bilog. Ayun, no? Alright. Oh, kung may ano ka, arsonist, oh, didagdagan pa natin. Kung mahilig ka man sunog ng mga... Yan. Alright. Tapos, itatanggalin natin siya sa ano. Dapat pala, tinanggal muna natin, ano. Oh, mas gusto mong ganyan. Paano mo babalik na hawakan mo? Hindi. Bahala ako sa buhay mo. Okay? So, tatanggalin niya. Ilalagay dun sa board. No? And then, lalagyan pa natin niya ng... Lalagyan ko siya ng isa pa. This is a choice na sa inyo. Gusto nyo pang mas... Rando yung electric fan nga, lilipadin lahat ito, pupunta sa camera. Okay. Lalagyan ko pa siya ng konti. Hindi ko lalagyan lahat. This is a mixture of powdered sugar at saka powdered sugar. Saan? Balik tarin ko muna. Ah, sige, babalik tarin daw niya muna. No? This is a mixture, 1:1 mixture of powdered milk from Arla at saka powdered sugar. Para ito yung nilalagay nyo doon sa inyong milky donut, milky cheesy donut. Kung nagtitinda ka ng milky cheesy donut, meron ka na rin ito. So, pwede mo rin gamitin, tanggalin mo na yung papel, kuya. Ay, hindi, wag na. Para hindi masira yung aking board. Okay. Nilagyan natin ng wax paper yung baba, ah, para sure na hindi didikit at saka maganda yung finish niya. Alright, so ayan. Mukhang masarap. Salagyan natin ng finishing touch. Again, this is 50% or 1:1 powdered milk at saka powdered sugar. If you're gonna ask me kung anong powdered sugar ang ginagamit ko, Piotraco, no? Baka may magtanong. Ganon. Huwag mong takpan lahat, no? Kasi, no? Nilalagyan ko lang to para yung condensed milk hindi masyadong magdikit at hindi masyadong liquid, oh, or maghulas. Ganon. Para lang siyang blush on. Diba? So you have already a new bread you can offer. Tapos ang lasa nito, hindi masyado matamis, pero lasang-lasa yung kanyang pastillas flavor on top of it all. Ganon. May question pa ba? So i-set up na to, Randy. Tanggalin mga ganap. And then, yung bread natin. Ay! May doka pa ba? Ah, sige, wag na. Ganun na lang. Okay na tayo. Huwag na natin pakita yung isa. Paano ginawa yan? Anong time na? 2 hours and 9 minutes. 2 hours na tayo eh. Sobra na eh. Anyway, ilalagay na namin yung finished product namin dito, no? So, may question pa ba, guys? Meron. Yes? Ilang minutes ko sa broiler part ng oven? Hanggang magkaroon lang ng browning effect yung inyong condensed milk.
na nilagay sa taas. Siguro estimate mga 5 to 10 minutes may magaganap na. Huwag niyong iwanan, no? Kasi baka masunog naman. Sayang to Randy, no? So these are the breads that we made. Ito yung ating chocolate, no, na may layering. Ito dapat ang effect niya. Nilagyan ko lang dito ng milky yung ginawa natin, no? Nilagyan ko lang siya dito para may konting contrast. So makita nyo may konting layering siyang ganap. It's the same bread recipe na ginamit ko, no? Parehong recipe yan. Pero you can already present it in so many ways. Ay, gusto kong takpan kasi ito. Pwede bang ganyan, Kuya Boy? No? No, dito na lang. Pagdikitin. Okay, so ito yung ating sun-dried tomato and chorizo or bacon with sun-dried tomato from Nueva Vizcaya. Our own farmers. Masarap ito. Merienda, actually. Or nagawa ko nga yan, merienda sa morning, merienda sa hapon. Sometimes appetizer, no? Habang naghihintay ako ng ulam. Kasi ano na to eh, savory siya, no? It has a savory note. So, hindi ka mawawala ng gana pag kumain ka na ng lunch or dinner. Pwede siyang appetizer. Kasi nga, it's a savory bread. Tapos, kumuha tayo ng chocolate. No? Chocolate na layered na parang yun. Basta ganyan yan, okay? Ang tawag ko dyan, chocolate bakamo. Kasi, chocolate bakamo yan because it's really chocolate. Ang dami niyang chocolate ka. Chocolate bakamo, di ba? Bakamo is not a place. It's not even a name of a person. It's like when you're saying, ano bakamo? Oh, ganun yun. So, chocolate bakamo bread. And then here, you have your pastillas rolls. Pull apart yan. Tapos meron din kaming individuals, ganito yan. Ang individual, para gawin ito, mag-cut ka lang, the same here, mag-cut ka lang ng, dun sa log, medyo mas mahaba, and then you press it with a rolling pin sa gitna para gumanon siya. Magkakaroon siya ng dalawa. Tawag ko dyan, Queen Amidala Rolls. Diba? Kailan nyo sa Queen Amidala sa Star Wars? Yan. Okay. Pero pareho lang ang flavor profile niya. Okay? I want it a little bit dark because ang sarap ng pastillas pag na-toast siya. Kaya ginawa kong ganyan ng color. But if you don't like that, pwede mas whiter, no? Mas less ang color. Okay, so can you zoom in yung ating full, ano? Okay guys, so natapos na naman tayo sa dalawang oras ng pagtuturo ng ways, no? Okay, ang naituro ko ngayon sa inyo is yung straight dough method and then the sponge and dough method. Promise ko sa inyo, tatlo, di ba? Yung isa naman is pot fermenté. Madali lang yung pot fermenté. Ang ibig sabihin ng pot fermenté, using a small quantity of the old dough. So, limbawa, from the straight dough, nagtira ka ng mga 100 grams. 100 grams of old dough, ibalot mo sa plastic, ilagay mo sa chiller, tapos paggagawa ka ulit ng ganitong dough recipe, isama mo siya dun sa final na pagmimix. Ibig sabihin nun, yung flavor niya, yung flavor ng old dough, na i-transfer niya dun sa bagong dough. Ganon ang paggawa ng ensemada ng mga lumang mga ninuno natin, yung mga grandfather natin. Meron silang lumang dough, tapos sinasama nila sa bagong dough. That's called pot fermenté or old dough method. Okay? So, kukuha ka lang. Kung gumagawa ka ng pandesal, para masarap yung lasa ng pandesal mo, may lasa siyang na mas malalim yung lasa, mas complex yung lasa niya, magtira ka mga normally 10% lang, no? Kung isang kilo yung flour mo dun sa recipe mo ng pandesal, kung magtira ka ng 100 grams na dough, ilagay mo sa chiller, kailangan na sa chiller para hindi masyadong umasim, and then you include that old dough dun sa bagong dough na gagawin mo. Either straight dough yung gagamitin mo or yung sponge and dough method. Okay na yon. May ano na siya. So, tatlo ang method na naituro ko sa inyo. Actually, straight dough, sponge dough, pot fermenté. Yung susunod dyan is just sourdough. No? A sourdough, ibang usapin na yon. Okay? Ibang usapan naman yon. Medyo mas mahaba ang process ng sourdough. Okay? That's it. So, pagka sinabi mong Polish, biga, those are all sponge and dough method. No? Sponge and dough method lang yan. Iba-iba lang yung kanilang hydration or the amount of water na nandun sa sponge. Iba-iba din yung kanilang fermentation time. Yung iba, like the sponge and dough, 1 hour is good enough. Yung iba, 12 hours like your Polish.
At saka yung hydration niya is higher at 100% hydration. Biga is also a lower hydration, pre-ferments ang tawag dyan. Ang mga pre-ferments like your sponge and dough, biga, and pulish, they utilize commercial yeast. Okay? Instant yan, pwedeng instant yeast, pwedeng active dry yeast or fresh yeast na ginagamit. Okay? So, hindi mo pwedeng gamitin sa sabihin mong pulish, tapos sabihin mong sourdough yon. No, it's not. It's different. Okay? So, I hope you understand the different terminologies. Kasi habang nag-aaral tayo ng ganito online, sana tumataas na rin ang ating kaalaman and we use the right terms. Kasi nakikinig sa atin yung ibang mga nagtitinapay sa ibang bansa. And I want to be proud of the Filipino baker, so we have to speak first their language. The language of the baker, you should know, para pare-pareho tayo ng usapan. Okay? Again, when you're doing the proofing, that's only the time when you are making your breads go bigger. That's the last step of fermentation. No? Ang tawag doon, proofing. Habang pinapaalsa siya, ang tawag doon, pinapaalsa yung dough, no? Malaki pa yung dough, sambuo pang dough. That's called fermentation. Alright? So, sana pare-pareho tayo ng lingwahe para magkaintindihan tayo. May question pa ba? Wala na? If you don't have any more questions, actually, maraming salamat po. And in behalf of Global Pacific Distribution Network, this is yet another edition of our demo for Bake Happy Manila. And maraming salamat po. Hopefully, we can do another one in the coming days. Stay calm and be safe at your own home. And maraming salamat po.